Muli niyang nakapuntos si Masashi. Kaya si Coach Anzai nagpa-reserve na ng timeout. Sabay sabi ni Coach Anzai, paumanhin, gusto ko humingi ngayon ng timeout. Opo, sagot ng committee. Ito na ang huling timeout ng Shōhoku, sambit ni Kogure. Hawak ni Miyagi ang bola at binababa niya ito. Sabay sabing, one shot tayo. Humingi ng timeout si Coach Anzai, subalit kailangan muna nila maghintay para sa foul upang mapahinto ang laro bago sila payagang makahingi ng isang timeout. By Dr. T. Si Ayako naman malalim ang iniisip. Napabulong na lang siya sa sarili. Kahit ano mangyari, dapat makaisang shot kami. 8 minuto na ang lumilipas sa second half, pero hindi pa kami nakakaisa man lang. Subalit, habang binabantayan siya ni Fukatsu na ganyan ng agwat, mukhang mahihirapan siyang makaiwas. Ang pwede lang gawin ni Ryota ay gumawa ng long shot. At alam naman ni Fukatsu ang kahinaan ni Ryota. Si Miyagi naman iniisip niya na hindi na pwedeng ipasa. Dahil pabagal na ng pabagal ang mga galaw ni Mitsui. At malaki talaga ang naging epekto sa kanya ang ginawa ng kalaban nung huli ng first half. Nakakainis, wika ni Mitsui habang hinihingal ito. Hoy! Sigaw ni Rukawa na hinihingi ang bola kay Miyagi. Pinasa na nga ni Miyagi ang bola kay Rukawa at nakuha niya naman ito. Nakasalalay kay Rukawa, sambit ni Kogure. Gumawa ka ng paraan para makapuntos, Rukawa, wika ni Miyagi. Dinepensa naman ni Sawakita si Rukawa ng mahigpit. Sabay sabi ni Sawakita, sa wakas, ipinakita niya na rin ang tunay niyang sarili. Biglang tapik ni Sawakita sa bola, nagulat tuloy si Rukawa. Si Sakuragi naman, napasigaw, sabay sabi nito, huwag mo hayaan na makuha niya yan, baliw. Buti na lang nakuha ulit ni Rukawa ang bola mula sa pagkakasundo nito. Kahanga-hanga ang lakas niya, wika ni Kyota. Dagdag pa niya, hindi pala magaling umiskor ang ace ng Sano. Yanigin mo siya, paulit-ulit na sabi ni Miyagi. Pumorma na nga si Rukawa para umatake, pero si Sawakita, todo ang depensa na ginagawa para di makalusot si Rukawa. Sabay sabi ni Sawakita kay Rukawa, hindi ka makakadaan. Nagkatitigan na lang ang dalawang ace player. Depensa, Sawakita, sigawan mga fans ng Sano. Kaya ni Sawakita ibuhos ang buo niyang konsentrasyon sa laban, wika ni Coach Domoto. Si Coach Anzai naman nakatingin lang sa dalawa. Rukawa, mag-ingat ka, paalala ni Miyagi. Nilapitan na rin si Rukawa ni Fukatsu at dalawa na ang nagbabantay sa kanya. Napasabi tuloy ang mga manunood. Napapalibutan na siya. Ang tagal ng hawak ng 11 sa bola. Ipasa mo, sigaw ulit ni Miyagi. Ibinalik nga ulit ni Rukawa ang bola kay Miyagi. Kainis, wika ni Miyagi. Dugtong pa niya. Captain, ikaw na bahala. Sabay pasa ni Miyagi kay Akagi ang bola. At nakuha naman ito ni Akagi. Binantayan naman siya ni Masashi. Sabay bulong ni Masashi sa sarili. Tingnan natin kung kaya mo, Akagi. Hindi ako pwedeng magpatalo, wika naman ni Akagi. Sinubukan nga ni Akagi sirain ang depensa ni Masashi para makalusot siya dito. At nagawa niya naman, kaso lang, hindi niya muna dinribble ang bola. Kaya ayun, tinawagan siya ng referee ng traveling. Ano? Pagrereklamo ni Akagi. Magaling, Masashi, sigawan ng mga fans ng Sano. Mori, anong nangyayari sa'yo? Wika ni Sakuragi. Ito ang unang pagkakataon na makita ko si Akagi na gumawa ng isang unghang na pagkakamali, sambit ni Uzumi. Nagulat tuloy si Haruko at mga kaibigan ni Sakuragi pagkakita kay Uzumi. Napasabi tuloy ang mga kaibigan ni Sakuragi. Ang hari ng mga gorilya, nandito. Dagdag pa ni Uzumi, ang tanga mo, Akagi, porket Sano lang ang kalaban mo, nakalimutan mo na kung paano maglaro. I-foul nyo sila, kailangan natin ng timeout, sigaw ni Kogure. At yun nga, pinaw ni Miyagi si Fukatsu. Nakapag-timeout na nga ang Shōhoku, at talaga namang pagod na pagod ang Shōhoku laban sa Sano. Hindi man lang napansin ni Akagi na narito ako. Mukhang magulo ang isipan niya, wika ni Uzumi. Pumuesto na nga si Coach Anzai sa gitna ng mga player. Sabay sabi nito, masyado kayong nag-aalala at bumabagal ang inyong mga kilos. Napabulong tuloy sa sarili si Coach Anzai. Kahit narinig nila ang mga sinabi ko, hindi naman pinakinggan ng kanilang isipan ang mga ito. Matatalo na ba tayo?
ito ang mga salitang lumalabas sa kanilang isipan. Subalit, sinusubukan pa rin ng iba na huwag itong isipin pa. Kogure, tawag ni Coach Anzai. Opo, tugon ni Kogure. Papalitan mo si Sakuragi, wika ni Coach Anzai. Nabigla sa narinig si Sakuragi. Tapos na ang time out, wika ng referee. Oras na para ituloy ang laban. Bumalik na nga sa court ang Sano. Sinunda naman ito ng Shōhoku. Nakakainis ka, tatang, wika ni Sakuragi. Dagdag pa niya, bigla ba naman palitan ang henyong ito? Sumusuko na ba talaga siya sa laban? Magre-retiro na si Labo, kaya siguro gusto niyang palaruin ito para sa huling laban. Umupo ka dito, Sakuragi, tawag ni Coach Anzai. Panoorin mo mabuti ang laro nila. Dagdag pa ni Sakuragi, gusto mong gamitin ko ang mga mata kong ito para panoorin at makita kung paano sila matatalo? Magkatapos, ako lang mag-isa ang kakausap sa'yo. Sakuragi, tawag ulit ni Coach Anzai. Bigyan pansin mo ang laban na ito. Halika, umupo ka dito. Huwag mo ko istorbohin, tatang, inis na sagot ni Sakuragi. Biglang nagsalita ng pagalit si Coach Anzai. Hindi mo ba naririnig na kinakausap kita, ha? Napatingin tuloy si Sakuragi kay Coach Anzai. Pero isang malikmata lang pala yun. Bulong pa ni Sakuragi sa sarili. Mukhang ako lang talaga ang nag-iisip na pwede kaming manalo. Tatang, hindi ka pa sumusuko, wika ni Sakuragi. Ha? Sumusuko? Tugon ni Coach Anzai. Dagdag pa niya, kung susuko na ako, matatapos na ang laban. Hindi ba? Napalingon na lang kay Coach Anzai si Sakuragi. Tinirahan nga ni Minoru ng 3 si Mitsui. Napasigaw tuloy si Sakuragi. Ha? Bakit ka tumigil, Mitsui? Akala niya siguro hindi na natin kayang umiscore pa. Hindi pumasok. Ang swerte naman. Na-rebound nga ni Akagi ang bola. Atake lang. Kailangan natin ng isang shot. Wika ng bench ng Shōhoku. Inakbayan ni Coach Anzai si Sakuragi. Sabay sabi nito. Manood ka ng mabuti. Kaya kita pinabalik dito. Ano bang iniisip nito? Bulong ni Sakuragi sa sarili. Patuloy pa rin nga binabantayan ni Sawakita si Rukawa. At talagang di binibigyan ng pagkakataon ni Sawakita na makalusot si Rukawa. Rukawa? Bulong ni Sakuragi. Rukawa, laban kay Sawakita. Mag-1-on-1 sila, wika ni Kyota. Si Rukawa, di pa rin makaporma kay Sawakita. Hindi nagpapaloko si Sawakita, wika ni Maki. Para kaya niyang basahin ang isip ng kalaban. Ang tagal niyang nakatayo doon, sambit ni Ayo. Dagdag pa niya, marami siyang iniisip. Hindi niya napapansin na nasisira tuloy ang bawat galaw niya. Si Sakuragi at Coach Anzai naman nakatingin lang kay Rukawa at Sawakita. E pinilit nga ni Rukawa na sirain ang depensa ni Sawakita para makalusot nito. At nagawa naman niya sabay jump shot nito. Ang bilis, wika ni Moroboshi. Pero di maayos ang galaw niya, tugon ni Maki. Ang rebound, sigaw ng bench ng Shōhoku. Wala siyang silbi, yun ang nakikita ko, wika ni Sakuragi kay Coach Anzai. Hindi yun, sagot ni Coach Anzai. Tumingin ka doon, sabay hawak sa ulo ni Sakuragi. Ang tinutukoy ni Coach Anzai ay ang rebound ni Masahiro. Napatingin na maigi si Sakuragi sa ginawang rebound ni Masahiro. Ang galing ng rebound na yun, sigaw ng mga manonood. Pinasa ni Masahiro ang bola kay Fukatsu at mabilis niyang nakita si Sawakita na tumatakbo. Kaya pinass break niya ito agad. Ha? Nalampasan niya sila. Sigaw ulit ang bench ng Shōhoku. Wala nang nagawa ang team ng Shōhoku kundi tingnan ang gagawing slam dunk ni Sawakita. At yun nga, tagumpay ang slam dunk at puntos ulit para sa Sano. Ang score ay 36-60 at 24 na ang lamang ng Sano. Sigawan ang fans ng Sano at halos yanigin ang buong gym sa lakas ng sigaw. Ang bench naman ng Shōhoku na wala na ng kumpiyansa na makakabalik pa sa dati ang laro ng mga player nila. Nakuha ko na, tatang. Nauunawaan ko na, wika ni Sakuragi kay Coach Anzai. Gusto mo palang gawin ko rin ang dunk na yan. Hindi, mali ka Sakuragi, tugon ni Coach Anzai. Dugtong pa ni Coach Anzai, nakatupoin sila dahil sa fast break na yun. Paano natin mapipigilan yun? Tanong ni Coach Anzai ni Sakuragi. Sagot naman ni Sakuragi. Alam ko na, kailangan gamitin nila ang flying swatter ni Gori. Mali ulit Sakuragi, sambit ni Coach Anzai. Mukhang pagod na talaga ang Shōhoku, wika ni Ayo. Dagdag pa niya, ang bagal din nila bumalik sa fast break.
katulad na lang ng fast break kanina. Kung titingnan mo ang score ngayon, pwede silang bumagsak kahit anong oras. Gamitin mo ang isip mo, Sakuragi, wika ni Coach Anzai, at isalaysay ang nangyayari ngayon. Ipikit mo ang mga mata mo. Pinikit nga ni Sakuragi ang mga mata nito. Isipin mo nung sinut ni Rukawa ang bola. Biglang napasabi si Sakuragi, walang kwenta. Nagulat tuloy si Kogure. Ayos, huminto ka kung saan naribaw ni Masahiro ang bola, dugtong ni Coach Anzai. Kung ikaw nakakuha ng rebound, ano ang mangyayari? Patuloy pa rin sa pag-iimagine si Sakuragi habang nakatingin sa kanya ang buong team. Dagdag pa ni Coach Anzai, malamang makakagawa ng fast break ang Sano mula sa rebound. At may pagkakataon na makashoot ang Shōhoku sa mga sandaling yun. At saka, napigilan natin ang ginawa nilang 2 points at maaari tayong makagawa ng higit pa sa 2 points. Napatingin na lang si Ayako kay Coach Anzai. Naiintindihan mo ba sa Sakuragi? Tanong ni Coach Anzai. Kung makukuha mo ang rebound na yun, makakagawa tayo ng 4 points. Sabay dilat ni Sakuragi. Dagdag pa ni Coach Anzai, kung magagawa mo ito, ikaw ang aming mandirigbang magbabalik para makamit ang tagumpay. Biglang nagsalita ang isang player ng Shōhoku. Ibibigay ko lahat ng aking tiwala sa iyo. Umaasa ako, Sakuragi. Ha? Sambit ni Sakuragi. Ang laki ng kamay niya, wika ni Yasuda. Dagdag pa niya, malamang magagawa talaga ng mga kamay niya ito. Talaga naman, wika ni Sakuragi. Masyado kayo nag-iisip para sa isang nakakatawang bagay. Sa tingin nyo ba, makakaribaw ako dahil sa tiwala nyo? Mga walang kwentang nilalang. Sabay aliwalas ng mukha ni Sakuragi na parang nawala ang pangamba. Sabay tanong kay Coach Anzai. Tatang, hindi pa ba ako papasok? Sabi ko, hindi mo pa ba ako ibabalik? Dalian mo, ibalik mo na ako, tatang. Paulit-ulit na sabi ni Sakuragi habang pinipisil ang baba nito. Magpapalit, wika ng committee. Napatingin tuloy si Akagi, Miyagi, Mitsui at Rukawa sa pagbabalik ni Sakuragi habang hinihingal ang mga ito. Kung susuko ka na, matatapos na ang laban na ito. Yan ang motivation ng henyong si Sakuragi. Matutuluyan na kayo mabaliktad ang laro sa muling pagbabalik ni Sakuragi sa court. Masusunod kaya ni Sakuragi ang sinabi sa kanya ni Coach Anzai. Alamin natin ang lahat ng yan sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat. God bless all. Bye-bye. Sa mga sandaling ito, ang mga manlalaro ng Shōhoku sa court ay pinanghihinaan na ng loob at iniisip na ang kanilang pagkatalo. Subalit, ang mga reserbang manlalaro ng Shōhoku ay ibinigay lahat ang tiwala kay Hanamichi Sakuragi. Hanamichi, gumawa ka ng paraan, sigaw ng mga kaibigan ni Sakuragi. Sakuragi, pakiusap, baguhin mo ang sitwasyon ngayon, bulong sa sarili ni Haruko. Si Sakuragi nakatingin pa rin sa mga kasama niya. Ipinalik nila si Sakuragi, pagtataka ni Coach Domoto. Dagdag pa ni Domoto, kung pagbabatayan mo ang score at natitirang oras ngayon, marahil may binabalak silang makakuha ng puntos. Kung ganun, hindi ako mahihirapan dahil si Sakuragi ang tipong manlalaro na hindi gumagawa ng 3-point shot. Ito ang pinakamalaking problema ng Shōhoku. Paglalaruin pa nila ang baguhan na yan, wika ni Kyoto. Nagpalitan na nga si Sakuragi at Kogure. Biglang nagsalita si Kogure. Galingan mo, Sakuragi. Galingan mo. Labo, sandali. Tawag ni Sakuragi kay Kogure. Biglang inilahad ni Sakuragi ang palad niya. Nagtaka tuloy si Kogure. Wala nang nagawa si Kogure kundi apiran ang palad ni Sakuragi. Senpai Kogure, wika ng mga nasa bench. Binigyan mo ba siya ng kumpiyansa? Anong kumpiyansa? Pagtataka ni Kogure. Kunin ang rebound. Kailangan ko makuha yun. Itinatak ni Sakuragi sa isipan niya ang sinabi ni Coach Anzai na kung magagawa mo ito, ikaw ang aming mandirigmang magbabalik para makamit ang tagumpay. Sano? Paulit-ulit na sabi ng mga fans nila. Bumabalik na sila. Nandiyan na ang tunay na laro ng Sano. Dagdag pa nila. Kailangan niyo umiscore ng 100. Palagi naman silang nakaka-score ng halos 100 sa bawat paligsahan. Kaya niyo yan. Umiscore ka pa ng marami. Sa Wakita. Si Sakuragi naman nakatingin lang sa taas at pinapakinggan ang sinasabi ng mga fans. Nakakainis, wika ni Mito. Ang ingay nila. Hindi man lang nila inisip ang side ng Shōhoku. Kailangan namin makaisang shot, wika ni Haruko. Kung makakakuha kami, siguradong mawawala ang mga negatibong bagay sa isip namin.
Kung magpapatuloy pa rin ang sitwasyon na to, hindi nakakayanin pa ni Akagi. Bulong sa sarili ni Uzumi. Tara na, wika ni Akagi sa mga kasama niya. Pero si Sakuragi, pumwesto sa likod ni Akagi, sabay sundot sa kwet nito. Napasigaw na lang si Akagi. Nagulat tuloy si Uzumi, Miyagi, Mitsui at Rukawa sa ginawa ni Sakuragi. Pati si Haruko at mga kaibigan niya nagulat sa ginawa nito. Dagdag pa ni Uzumi, mukhang naiintindihan rin ito ni Sakuragi. Ikaw talaga, Sakuragi. Pati ba naman dito? Sigaw ni Akagi kay Sakuragi, sabay katok sa ulo. Anong nangyayari? Pagtataka ng mga manonood. Sinundot niya yung kuwet, nakita ko yun. Ano ba nangyayari? Pati tuloy sa ano, nagtataka sa kalokohan na ginawa ni Sakuragi. Sa laban na ito, kailangan ko gawin ang lahat ng makakaya ko, wika ni Sakuragi, para baguhin ang takbo ng laban. Hindi na ako matataranta pa, dahil alam kong isang bagay lang ang dapat kong gawin. At saka umaasa sa akin si Coach Anzai. Pati ang ibang mga kasama ko, ibinigay nila lahat ng tiwala sa akin. Tulad ngayon, bit-bit ko ang kalhilingan ng iba. Ito ang unang pagkakataon na lahat sila ay nagtiwala sa akin. Biglang tumungtong sa lamesa ng kumiti si Sakuragi. Nagulat tuloy ang bench nila, pati ang nasa harapan ng lamesa sa ginawang ito ni Sakuragi. Tumingin si Sakuragi sa mga fans ng Sano. Ang ginagawa niya? Wika ng referee. Sabay takbo ng referee papunta kay Sakuragi. Anong binabalak ko? Bumaba ka nga dyan. Napatayo na lang ang bench ng Shōhoku sa nangyayari, pati mga kaibigan niya nagulat sa pinagagawa ni Sakuragi. Gunggong ka talaga, wika ni Akagi sa sarili. Ano bang ginagawa niya sa gitna ng laban? Pagtataka ng mga fans ng Sano. Nakatayo pa rin si Sakuragi sa harap ng mga fans ng Sano. Tumigil ka nga sa kalokohan mo. May pulang buhok. Anong binabalak mo? Bumaba ka nga dyan. Galit na sigaw ng mga fans ng Sano. Pero di nagpatinag si Sakuragi. Kumuha siya ng isang notebook sa kanya binilot. Si Miyagi, Mitsui, Rukawa at Akagi nakatingin lang sa ginagawa ni Sakuragi. Ehem. Wika ni Sakuragi sa mga fans ng Sano. Dagdag pa niya, matatalo ang Sano. Dahil sa henyong ito, si Sakuragi. Tandaan niyo yan. Ha? Ano ang sinasabi niya? Wika ni Ayo. Dugtong pa nito. Parang sinasabi niya sa sarili niya na tatalunin niya ang Sano. Hay nako, nababaliw na siya. Anong sinabi mo? Galit na sabi ng mga fans ng Sano. Dagdag pa nila, huwag mo nga kami patawanin. Ano bang iniisip ng baliw na yan? Bumaba ka na nga dyan. Akala mo ba magaling ka, ha? Biglang suntok ni Akagi sa puwit ni Sakuragi. At yun, bagsak si Sakuragi sa baba. Gunggong ka talaga, sigaw na malakas ni Akagi. Pasensya na po, wika ni Akagi sa mga kumiti. Dagdag pa niya, 4 na buwan pa lang kasi siya naglalaro ng basketball. At wala pang alam sa mga patakaran. At may diferensya po ang utak niya, dugtong ni Miyagi. Sige, papatawarin namin siya, wika ng referee. Pero pag nangyari ulit yun, matatanggal na siya dito. Nakakahiya sa kanagawa, sambit ni Kyota, sabay yuko. Anong masasabi niyo mga kasama? Wika ni Sakuragi habang nakangisi. Napatingin na lang si Rukawa kay Sakuragi. Hindi tayo magpapatalo, wika ni Sakuragi habang nakaharap sa mga kasama niya. Dagdag pa ni Sakuragi, bakit ganyan ang reaksyon mo, Gori? Iniisip mo siguro na matatalo na tayo, no? Anong sinabi mo? Tugon ni Akagi. Sabay tingin ng matalim kay Sakuragi. Akala mo ba madali lang manalo kung malaki na ang lamang ng kalaban? Wika ni Mitsui. Ha? Gulat na sagot ni Sakuragi. Dagdag pa niya, mga tanga. Palibhasa kasi, may mga alam na kayo sa basketball. Hindi ko maintindihan lahat ng mga yun. Dahil baguhan pa lang ako, sabay hawak ni Sakuragi sa ulo niya. Napatingin na lang sa kanya si Akagi, Mitsui, Miyagi at Rukawa. Pati ang Sano napatingin sa kanya. Sabay sigaw ni Sakuragi, palakasin niyo naman kasi ang loob niyo. Sumunod na lang kasi kayo sa henyong ito. Patuloy pa rin ang pagsigaw at pagpapaalis sa court ng mga fans ng Sano kay Sakuragi. Pero si Sakuragi nakatingin lang sa kanila. Uy, sigaw din ni Sakuragi sa bench nila. Bakit hindi man lang kayo nagkikir para sa tagumpay natin? Huwag kayong magpapatalo sa buwisit nilang fans. Para sa tagumpay? Tama ba pagkakarinig ko? Wika ni Masashi. Napangiti na lang si Masashi sa Wakita at Fukatsu sa sinabi ni Sakuragi. Tumawa siya. Wika ng kasama ni Ayo nung nakitang umiti si Masashi. Dagdag pa niya, ang tawang yun. Parang sinasabi niya na,
Sa tingin niyo ba, mananalo kayo sa amin? Parang ganun ang pagkakaintindi ko. Napasabi na lang si Coach Domoto. Kapag nakatagpo sila, palagi na matatapang nakalaban. Nagsisika pa rin sila at hindi nagpapabaya. Dahil pareho lang ang kanilang hangarin, ang lumaban ng walang katapusan. Ang ganda ng sinabi mo, Hanamichi. Sabay tawa ng mga kaibigan niya. Hindi pa rin siya sumusuko. May pag-asa pa, wika ni Haruko. Matatalo natin sila. Sigaw ng bench ng Shōhoku. Dagdag pa nila. Sakuragi, umaasa kami sa'yo. Galingan niyong lahat. Nag-umpisa na nga ulit ang laban at nasa panig na ng Shōhoku ang bola. At hawak ito ni Miyagi. Tinignan ni Sakuragi si Masahiro. Sabay bulong sa sarili. Ang gagawin mo ba ay kunin ang rebound. Si Nobe Masahiro, ginawa siyang starter ng Sano. Dahil sa husay niya sa rebound, bulong sa sarili ni Coach Anzai. Naiintindihan ni Sakuragi na hanggang ngayon, hindi pa siya nakakakuha ng rebound sa lalaking si Masahiro. Naglalaro pa rin sa isip ni Sakuragi ang salitang, isa lang ang dapat kong gawin. Kung hindi ko makukuha ang anumang offensive rebound, hindi namin sila matatalo. Nagdag pa ni Sakuragi, paano naman kaya ako makakakuha ng magandang pwesto? Yun ang problema ko ngayon. Alam ng lalaking ito kung paano mangharang. Biglang minadali ni Rukawa ang tira ng bola. Kaya naunahan sa pwesto si Sakuragi ni Masahiro. Masama ito, wika ni Sakuragi. Dagdag pa niya, hindi ko pa alam kung paano ako makakaiwas sa lalaking ito. Sinot kasi agad ng baliw na yun ang bola. Nakakainis. Ayos, wika ni Masahiro. Biglang takbo ni Sawakita para sa fast break. Sinunda naman siya ni Miyagi. Pero si Sakuragi nakaisip ng paraan kung paano makukuha ang rebound. Inilan nito ang damit ni Masahiro, pero di siya pinituhan ng referee. Ano? Gulat na sabi ni Masahiro. At nakakuha nga ni Sakuragi ang bola. Sabay jump siya, at yun nga, pasok ang bola. At sa wakas nakapuntos na rin ang Shōhoku. Ayos, sigawan ng bench ng Shōhoku. Hindi rin naging madali para sa kanila, subalit nakapuntos na rin ang Shōhoku sa second half. Sira ulo ka, wika ni Masahiro, sabay reklamo sa referee. Yung pulang buhok, hinila niya jersey ko. Ano? Tugon ng referee. Dagdag pa ni Masahiro. Buisit. Ano bang ginagawa mong referee ka? Nakakainis. Kailangan ko huminahon. Yeah, sigaw ni Sakuragi. Sabay apir kay Miyagi. Ais, kainis. Patuloy na sambit ni Masahiro. Si Rukawa naman, di pa rin bumabalik ang dati niyang laro. Sakuragi, ang galing mo. Sigaw ng mga kaibigan niya. Dagdag pa nila. Ayos. Gawin mo ulit yun. Galingan nyo ang depensa. Pagbutihan nyo. Sigaw ni Haruko. Si Miyagi naman nakatingin sa palad niya. At minamasdan ang sinulat ni Ayoko dito. Na number one point guard. Mangunguna ulit tayo. Sambit niya. Sabay depensa. Dagdag pa ni Miyagi. Kung makakasampung puntos kami. May pagkakamitsuwi naman. Di na makahabol. Masama ito. Wika ng bench ng Shōhoku. Hindi na makakilos na maayos. Si Mitsui. Akagi, tulungan mo si Mitsui, sigaw ni Kogure. Si Rukawa ang lumapit kay Minoru. Anong ginagawa niya? Nababaliw na ba siya? Wika ni Uzumi. Dinepensa na nga ni Rukawa si Minoru at sumalaksak ito sa ilalim. Pero di siya pinayagan na maka-score ni Rukawa. Si Miyagi tumakbo palapit kay Sawakita. Nabasa na kasi niya ang gagawin ni Minoru. Pinasa nga ni Minoru ang bola kay Sawakita. At yun nga, nakuha ni Miyagi. Napasigaw at napatayo ang mga kaibigan ni Sakuragi. Pati rin ang bench ng Shōhoku, napatayo. Sabay sabing, ang galing mo, Ryota! Mga kasama, mag-focus lang tayo. Sigaw ni Miyagi. Dagdag pa niya, hindi babalik sa panig natin ang takbo ng laban kung wala tayong ginagawa. Si Akagi at Mitsui parang nabuhayan sa sinabi ni Miyagi. Mukhang malaki na ang pinagbago ni Miyagi bilang isang point guard kahit papaano. Sa katunayan, si Rukawa ay naiinis na sa one-on-one nila ng kanyang kalaban. Samantalang si Mitsui na ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas sa first half para mapigilan si Ichinokura ay hindi na magawang tumulong pa. Wika ni Maki. Pinapahirapan ni Akagi ang kanyang utak kung paano niya matatalo si Masashi, sambit ni Uzumi. Dagdag pa nito, wala na talaga siyang lakas para ituloy ang laban na ito. Si Masashi at Akagi nagkakatingin na lang sa isa't isa. Dahil wala na magawa at wala na makapuntahan ang Shōhoku, sinut na lang ni Miyagi ang bola sa 3 points. Pumasok ka, sigaw ng bench ng Shōhoku. Miyagi, papasok yan,
tugon ng mga kaibigan ni Sakuragi. Si Sakuragi naman handa na para sa rebound kung sakali na hindi pumasok. Hinawakan nga ulit ni Sakuragi ang damit ni Masahiro. Napatingin tuloy si Masahiro. Sabay sabing, hindi ko nahahayaan na magtagumpay ka. Biglang hinawakan ni Masahiro ang damit niya para hindi mahawakan ni Sakuragi. Pero di niya inaasahan na joke lang pala yun ni Sakuragi. Kaya naagawan siya sa pwesto ni Masahiro. Sablay nga ang tira ni Miyagi sa tris. Bakit di ka pumasok? Panghihinayang ng bench ng Shōhoku. Ganon din si Miyagi. Tinalon nga ni Sakuragi ang bola at nagawa niya itong i-follow up at puntos ulit para sa Shōhoku. Nagulat na lang si Coach Domoto, Miyagi, pati ang bench ng Shōhoku sa ginawang follow up ni Sakuragi. Napasabi na lang si Miyagi, "Pumasok! Pumasok, Sakuragi!" Nakita niyo yun? Wika ni Sakuragi, sabay tawa. "Kalbong gorilla, sa'yo ko natutunan yun," sambit ni Sakuragi kay Masashi, sabay ngisi nito. "Anong sinasabi mo?" tugon ni Masashi. "Kahanga-hanga siya," wika ni Ayako. Dagdag pa niya, sinunod niya ang payo niyo, Coach. Mukhang sinuwerte lang siya sa dalawang shot na yun, sambit ni Coach Anzai, sabay tawa. Biglang bulong ni Coach Anzai, "Sakuragi, hindi mo pa pinapakita ang tunay mong kakayahan." Ano kaya ibig sabihin ni Coach Anzai? May iba pa ba na dapat ipakita si Sakuragi sa laban? At tuluyan na ba makakabangon ng Shōhoku mula sa pagkakatambak sa kanila ng Sano? At mukhang marami pa pasabog na gagawin si Sakuragi. Abangan natin yan sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat. Bye-bye. Tumira nga sa tres si Mitsui. At habang nasa ere siya, biglang naalala ni Kogure ang nakaraan niya sa middle school kasama si Mitsui at Akagi. "Makinig kayo," sambit ni Mitsui. "Ang pagkakataong ito ay minsan lang dumating sa buhay natin. Kung mananalo ang ating kukunan, ay gagawin nila tayong pangunahing manlalaro." "Ha? Talaga?" sagot ni Kogure. Dagdag pa nito, "Hindi ko alam. Hindi ko pa naririnig. Pero hindi ka ba sigurado na magiging starter ka, Mitsui? Ikaw ang MVP ng middle school." "Ganun na nga," wika ni Mitsui. "Pero hindi pa ako maaasahan dahil sa kalagayan ko. Kailangan kong magpahinga ng matagal para makarecover ako sa injury." "Hoy, tara na, dali," sigaw ni Mitsui sa tatlong senior high. Nagsalita naman si Akagi. "Kakalabas mo pa lang sa ospital, Mitsui. Huwag mo puwersahin ang sarili mo." "Ha?" sambit ni Mitsui kay Akagi. Dagdag pa ni Akagi, "Subalit, isa itong pagsubok. Marahil, ang mga magwawagi ay magiging mga starter players. Gusto ko rin makuha ang pinakamababang jersey number." "Makinig kayong lahat. Ito ang ating plano," sambit ni Akagi sa mga player. Pero si Mitsui, tinututulan ang plano niya. "Dito, dito, ihagis mo ng mataas," sigaw ni Akagi. Pero sa halip na kay Akagi ibigay, ipinasa ang bola kay Mitsui. Kaya ayun, nasundot ang pasa at nakakuha ang bola ng senior high. Nagulat tuloy si Mitsui at Akagi at nakapuntos ang kalaban nila. Si Coach Anzai naman, relax lang, nanonood ng laban. "Buisit," inis na sabi ni Mitsui. "Nakakaasar ka, Akagi." "Ha?" sagot ni Akagi. Dagdag pa ni Mitsui, "Hindi ba sinabi ko na gagamitin natin ang husay ko sa pagsushoot? Kailangan ihanda mo ang screen para maharangan ang nagbabantay sa akin at para makakuha ko ng pagkakataong makashoot. Naiintindihan mo ba, Akagi? At saka sundin mo ang plano ko dahil mahigpit ang pagbabantay sa akin ng captain nila. Kaya sumunod ka sa inuutos ko, ha?" galit na sabi ni Mitsui. Dagdag pa ni Mitsui, "Ang laki mong gorilla." "Hoy, ano bang ginagawa niyo?" sambit ni Kogure habang nagtatalo ang dalawa. Biglang nagsalita ng pasigaw si Akagi. "Sino ang susunod sa'yo? Makasarili kang hayop ka. Hindi ko nga alam ang screen eh." "Makasarili? Hayop?" tanong ni Mitsui sa sarili. Dagdag pa ni Akagi, "Mas lamang ako dahil matangkad ako. Sa akin mo ipasa ang bola at isushoot ko. Yun ang ating plano. Ilang beses ko ba dapat ulit-ulitin sa'yo, ha, Mitsui? Sa tingin mo ba gagana yun dahil lang sa mga abilidad mo?" tanong ni Mitsui kay Akagi habang nakangiti. "Anong sinabi mo?" galit na sagot ni Akagi kay Mitsui. "Uy, tama na yan. Kailangan na natin magtulungan," sigaw ni Kogori sa dalawa na hindi matapos-tapos ang pagtatalo.
biglang bulong ni Kogore sa sarili nito. Kahit freshman pa lang sila, si Mitsui at Akagi ang pinakabukod-tangi sa lahat. Kung magtutulungan silang dalawa, siguradong matatalo nila ang mga seniors. At yun nga, pasok ang tira ni Mitsui sa tres. Si Kogore naman, masaya sa nakikitang dedikasyon sa laro ni Mitsui. At puntos nga para sa Shōhoku. Ang score ay 43-60. Lamang ang sano. At 9 na minuto na lang ang natitira. Talo niyan sa tuwa ang bench ng Shōhoku. Ganon din ang mga kaibigan ni Sakuragi. Si Toku naman napasigaw ng Michi Boy! Si Miyagi at Sakuragi naman napahanga kay Mitsui sa tira nito dahil alam nilang pagod na ito. Kainis, sambit ni Minoru. Napatingin na lang siya kay Mitsui. Sabay-sabing, hindi na siya makatayo ng tuwid at saka pagod na rin siya. Ginawa ni Akagi at Mitsui ang makakaya nila kahit sobra na ang pagod ng mga ito. Sabay nagbanggaan ang mga kamao nila na nagsasabing, kaya natin to. Si Kogore naman ay napapasabi na lang sa sarili. Sa mga nakalipas na dalawang taon, hinihintay ko palagi na dumating ang araw na ito, Mitsui at Akagi. Ayos! Mababa na sa 20 points ang lamang nila ngayon. Huwag nyo na sila pa-iskurin pa! Malakas na sigaw ni Toku at ng kasama niya. Biglang tumira si Fukatsu sa tres. At dahil malaki ang lamang ng taas nito kay Miyagi, hindi na ito nahabol ni Miyagi. At yun nga, pasok ang tres ni Fukatsu. Si Toku naman natigilan sa sinasabi nito. Pati ang bench ng Shōhoku napawi ang tuwa dahil sa ginawang tres ni Fukatsu. Si Coach Domoto naman nakarelax lang na parang sinasabing malaki ang tiwala ko sa team ko. Ang galing ni Fukatsu, naibalik niya ang nakuhang puntos ng kalaban. Usap-usapan ng mga manonood. Dagdag pa nila, nasa 20 points na naman ang lamang. Buisit, inis na sabi ni Miyagi. Miyagi, tawag ni Mitsui, gamitin mo ako. Ano? Sinabihan niya ako na gamitin ko siya. Bulong sa sarili ni Miyagi. Paalala pa ni Mitsui kay Miyagi, si Akagi ay ihahanda ang screen para maharangan ang nagbabantay sa akin at makapag-shoot ako. Gamitin natin ang pagkakataong iyon. Bumalik na sa opensa si Mitsui. Si Miyagi naman nabigla sa sinabi ni Mitsui. Ngunit ang mata ni Mitsui ay lumalabo na. Napasabi tuloy siya sa sarili niya. Alam kong walang problema ang katawan ko. Dahil kailanman hindi ako naninigarilyo gaya nila. Hindi ko kayang pigilan ang number 6 na yun. Ni hindi na rin ako makagalaw ng maayos. Wala nang natitira pa sa akin. Subalit, kaya ko pang mag-shoot ng 3 points. Sabay takbo ni Mitsui habang naka-screen si Akagi. Pero si Minoru hindi pumayag na hindi makawala sa screen ni Akagi. At yun nga, pinasa ni Miyagi ang bola kay Mitsui. Sa ngayon, ang tanging nakikita ko lang sa aking harapan ay isang bilog na ring. Sabay tira ni Mitsui sa tres. At sinabayan siya ni Minoru. Pero sa kasamaang palad, hindi na niya nagawang abutin ang tira ni Mitsui. At puntos na naman para sa Shōhoku. Si Kogore, Akagi, masaya sa naging resulta ng tira ni Mitsui. Pati si Toku, halos maiyak. Napasabi na lang ito. Ang galing mo, Mitsui. Nagbanggaan nga ulit ng kamao si Akagi at Mitsui. Si Haruko, Ayoko at Coach Anzai di makapaniwala sa dedikasyon ni Mitsui para manalo sa laban. Mitsui, Akagi, kayong dalawa talaga ang kailangan ng Shōhoku para manumbalik ang tiwala nila sa sarili. Si Miyagi at Sakuragi naman napasigaw na lang, sabay tulak kay Mitsui para malaman kung may lakas pa ito. Ha? Pagtataka ni Sakuragi, wala na talaga siyang lakas. Ang sakit nun, sino gumawa nun? Sambit ni Mitsui. Okay, tara. Depensa na. Sigaw ni Miyagi. Si Minoru naman, di pa rin makapaniwala kay Mitsui. Sabay-sabing, bakit? Kung titingnan mo siya, kahit sino pwedeng sabihin na wala na talaga siyang lakas. Pagod na talaga siya. Paano pa siya nakakapag-shoot ng 3 points kung mahinang mahina na siya? Huwag mo na isipin at huwag ka na mag-alala, Minoru. Subukan mo pa rin. Hindi naman na siya magtatagal. Payo ni Masashi kay Minoru.
Sigurado ka ba, Masashi? Sagot ni Minoru. Dagdag pa nito, mukhang hindi na siya normal na tao. Matigas talaga ulo niya, wika ni Coach Dumoto kay Mitsui. Pero kung ang plano lang nila ay makapag-shoot ng 3 points si Mitsui, mas mabuti yun para sa amin. Bakit ayos lang sa kanila na makashoot ng 3 ang Shōhoku? Tanong ng kasama ni Ayo. Sagot naman ni Ayo, pagkatapos nila makita si Mitsui na pinipilit makapag-shoot ng 3, marahil iniisip nila na doon muna sila mag-focus. Dahil malinaw naman na mas maganda ang makukuha ng 3 points kaysa sa 2 points. Subalit kung magpo-focus lang sila sa outside shot, sigurado ako na mahuhulaan agad nila ang laro mo at mapapadali lang para sa kalaban ang dumipensa. Sabay ngisi ni Ayo. Sablay nga ang tira ni Masahiro at na-rebound naman ni Akagi ang bola. Dagdag pa ni Ayo, kahit ang pinakamagaling na 3-point shooter na halos nasa 50% na may susuot nila yung bola, napakahirap pa rin makashoot ng 3, lalo na kung pagod ka na. Dahil mababa ang chance ang magagawa mo ito ng matagumpay. Kung makokontrol lang sano ang defensive rebound, siguradong sila na ang magwawagi. Biglang naisip ni Ayo ang defensive rebound. Magsushoot ulit si Mitsui, sigaw ni Ayo. Dagdag pa nito, nakatuon talaga ang kanilang atensyon makapuntos sa outside. Papasok ba yun? Pagtataka ng bench ng Shōhoku. Hindi papasok ang isang yan. Hindi maayos ang forma niya, sambit ni Minoru na parang alam na niya ang mangyayari. Sablay nga ang tira ni Mitsui sa 3. Nauna na ngang tumalon si Masashi at Masahiro, pero si Sakuragi nakabuelo ng talon. Sabay tapik nito sa bola. At sa pangalawang pagkakataon na talon, nakakuha niya ang rebound. Napatayo na lang si Coach Anzai sa kinauupuan nito. Si Masashi at Minoru nagulat sa bilis at liksi ni Sakuragi sa rebound. Si Minoru naman napasabi na lang. May tiwala sila na kayang kunin ng lalaking ito ang offensive rebound. Kaya pala ang ginagawang pag-shoot ni Mitsui kanina ay hindi maayos. At nakuha nga ni Sakuragi ang rebound. Kaso na-outbalance kaya bagsak siya. Una tagiliran niya. Buti at naipasa niya ang bola kay Mitsui. At yun nga, tinira ni Mitsui ang bola sa 3. Di na siya nagawang habulin ni Masashi. Ha? Sambit ni Minoru. At yun, pumasok ang bola at puntos ulit para sa Shōhoku. Napabilib at napahanga ang bench ng Shōhoku at ang mga player, pati ang bench ng Sano at player nito. Hindi mapigil ang dedikasyon ni Mitsui para sa laro. Mukhang ang dedikasyon ni Mitsui na talaga ang magbabago sa takbo ng laro. Ano kaya ang gagawin ni Coach Dumoto para mapigilan niya ito? Alamin natin ang score ay 49-63 at lamang pa rin ang Sano ng 14. 8 minuto na lang ang natitira para sa last quarter. Nang biglang nagsalita si Coach Takato. Kahit na umabot na sa sakdulan si Mitsui, ay nagpapatuloy pa rin siya. Ito ang plano ni Mitsui, na magsushoot kapag nakakuha siya ng pagkakataon. At si Akagi naman ay pinipigilan ang nagbabantay kay Mitsui. Si Miyagi naman ay naghahanap ng oportunidad na maipasa kay Mitsui. At kahit pumalya si Mitsui sa tira, nandiyan naman si Sakuragi para kunin ang offensive rebound. Dagdag pa ni Coach Takato, pagtitiwala sa isa't isa. Yan ang nakikita ko ngayon. Para siyang bagong silang na kailangan magtiwala ng buong puso sa kanyang kukunan. Dahil sa pagtitiwala niya, kaya siya nagpapatuloy pa rin. Pagtitiwala? Pagtataka ni Kyoto. Mayroong pagtitiwala sa kukunan ng Shōhoku? Imposible naman. Dugtong pa ni Coach Takato. Halos may 10 minuto pa ang natitira sa laban. Marahil, hindi na inaalala ni Mitsui ang kanyang ginagawa sa natitirang oras. Subalit, sa bawat tirang ginagawa niya, ay malinaw na naitatala sa libro. At sa pinakita niyang lakas at hindi pagsuko sa bawat oras, ay maitatala rin sa mga alaala ng bawat isa ngayon. Para sa lahat ng naririto ngayon, isa kang bagong bagyo na dumating na walang sino man ang nakakaalam. Nasundot nga ni Mitsui ang pasa ni Fukatsu. Nagulat si Miyagi, Sakuragi, Rukawa at Akagi dahil sa ginawang pagsundot ni Mitsui. May natitira pa pala itong lakas. Tinakbo naman ni Miyagi ang nasundot na bola para kunin. At naabot niya ito, pero sinundan siya ni Fukatsu. Ang bilis niya, sambit ng mga manunood. Ayos Miyagi, kaya mo yan, sigaw ng bench ng Shōhoku. Pero bigla siyang niyakap ni Fukatsu. At yun, bagsak si Miyagi, sabay pito ng referee. Naku, kung hindi siya na-foul, malamang nakapuntos na naman ang kupunan na yan.
sambit ng mga manonood. Si Fukatsu nagtaka sa naging tawag ng referee. Intentional foul, white, number 4. Pati ang mga kasama niya nagulat sa naging tawag ng referee. Intentional foul, si Fukatsu, wika ng mga manonood. Intentional foul, isang intentional foul mula kay Fukatsu, gulat din ang bench ng Shōhoku. Ano? Pati si Coach Dumoto na bigla. Commercial muna tayo mula kay Dr. T. Intentional foul. Sa isang sitwasyon gaya nito, kung saan mayroong balak sirain ang plano ng isang kukunan, bibigyan ang Shōhoku ng 2 free throw kung sino man ang huling humawak sa bola. Noong 1995 ng Abril, ang intentional foul ay tinawag na unsportsmanlike foul. Maraming salamat, Dr. T, sa trivia. So tuloy tayo. Sa kasalukuyan ngayon pa lang magsisimulang magbago ang takbo ng laban. May pagkakataon na tayo. Bumalik muli sa panig natin ang laban, sambit ng bench ng Shōhoku. Coach, wika ni Ayako, sabay tingin kay Coach Anzai. Biglang nagsalita si Coach Anzai. Sinimulan na nilang kontrolin ang ritmo ng laro. Hindi pwede ito. Hindi dapat sila makahabol, bulong ni Kyota sa sarili habang naiinis. Si Akagi naman nagsalita sa harap ng mga player niya. Napakahalaga para sa atin ang 2 shot ngayon. Kung kaya natin makahabol, gawin na natin. May pagkakataon pa rin tayo. Kung hindi natin magagawa yun, hindi tayo ang karapat-dapat na tumalo sa sano. Naiintindihan nyo ba? Malakas na sigaw ni Akagi. Kailangan natin makakuha ng higit sa 10 puntos. Oo, sagot ng buong team. Nag-free throw na si Miyagi. Sakuragi, tawag ni Mitsui. Sabay lahat nito ng kanyang palad. Ha? Pagtataka ni Sakuragi. Si Mitsui parang may gustong iparating kay Sakuragi. Si Sakuragi naman nakatitig lang kay Mitsui na parang sinasabi niya na kaya mo yan, Mitsui. Huwag kang susuko. Okay, sambit ni Sakuragi. Sabay apir kay Mitsui. Sa wakas, napansin na rin ng mga tao ang henyong ito, wika ni Sakuragi, sabay tawa. Napatingin na lang sa kanya si Masahiro. Pati si Akagi napatingin na lang kay Sakuragi. Si Sakuragi ang posibleng nagpaikot ng laban. Una ni Coach Takato. Nagdag pa ni Coach Takato, Coach Dumoto, kung wala ka pa napapansin kahit kaunti, sigurado ako kayang-kaya kanila buwagin. Sabay ngisi ni Coach Takato. Dahan-dahan lang, sigaw ni Sakuragi kay Miyagi. Dagdag pa nito, tingnan mo maigi bago ka tumira. Hindi ka pwedeng pumalya. Tumigil ka dyan, huwag mo ko guluhin, sigaw din ni Miyagi kay Sakuragi. Sabay bulong ni Sakuragi, huwag sanang pumalya. Si Akagi naman nakatingin lang kay Sakuragi habang inaalala ang unang araw nito sa basketball. Nasa 190 cm siya kuya, wika ni Haruko. Kahit wala pa siyang alam sa basketball, dagdag pa nito, pero sa tingin ko, magiging mahusay siyang manlalaro. Puro basic naman tinuturo mo, Gori, sambit ni Sakuragi. Sakuragi, may bago akong ituturo sa'yo, ang rebound, wika ni Akagi. The one who controls the rebound, controls the game. Ang taong nagbalik sa kinagawi ang ritmo ng Shōhoku ay walang iba kundi si Sakuragi. Dahil sa kanyang offensive rebound, paunti-unti ay bumabalik ang aming pag-asa. Haruko, itong kakaibang lalaki na natagpuan mo, siya ang tao na hindi kakayanin ng Shōhoku ang laban kapag wala siya. Dahil sa kagustuhan ni Miyagi na manalo ang kanilang kupunan, nagawa niya ito ng matagumpay. At nasa Shōhoku pa rin ang bola. Ang score ay 51-63. Lamang na lang ng 12 puntos ang Sano. Si Coach Dumoto pinag-aaralan ang galaw ng Shōhoku. Sabay sabing, ang screen sinusubukan nila ulit ipasa kay Mitsui. Hindi na ako mabibigo pang muli dyan, sigaw ni Masashi. Lumipat kayo. Nagkapalit na nga ng mga bantay dahil sa sinabi ni Masahiro. Ginagamitan sila ng pick and roll ng Shōhoku. Nagulat tuloy si Masashi pati ang bench ng Shōhoku sa ginawang pasa ni Miyagi. Dahil si Minoru ang naging bantay ni Akagi, alam nila na mismatch ito kay Akagi. At yun nga, sinalpakan ni Akagi si Minoru sa harapan nito. Napatayo at napasigaw ang buong bench ng Shōhoku, sabay sabing, ang gorilla dunk! 10 na lang ang lamang nila. Ang galing, sobrang galing nun. Napahanga tuloy si Coach Takato sa naging pick and roll na play ng Shōhoku. Si Coach Dumoto napatayo sa kinauupuan nito, sabay tawag kay Masashi. Sabay sabing, bantayan mo si Sakuragi.
nagdagpa ni Coach Domoto dahil meron silang malakas na rebounder na si Sakuragi. Nagagawa tuloy makapag-shoot ng tris ni Mitsui nang hindi nababahala. Dahil may isang tao na tumitira sa outside. Pineke nila ang kanilang depensa. Ang naging resulta, ang gitna ng court ay ginamit nila para umatake. Dahil sa mga ito, humahabol na ang Shōhoku. At bumalik ang kanilang ritmo sa paglalaro. Ang unang bagay na kailangan nating pigilan ay ang rebound ni Sakuragi. Tinapatan na nga ni Masashi si Sakuragi dahil sa sinabi ni Coach Domoto. Nagulat tuloy ang lahat sa pagbabago ng depensa ni Masashi. Pati mga kaibigan at bench ng Shōhoku nagulat sa pagbabago ng play ng Sano. Si Masashi ang magbabantay sa kulang buhok na yan, gulat na sabi ng mga manonood. Si Mikiyo ay binalik nga ulit sa loob ng court para bantayan si Akagi. Kailangan kong gamitin ang lahat ng lakas ko para mabantayan siya, wika ni Mikiyo. Masashi, maliban sa iyo, siya ang unang lalaki na kilala ko na kayang-kaya ako pigilan na makakuha ng rebound. Nakakainis. Inis na sabi ni Masahiro. Dagdag pa nito, huwag mo hayaang magyabang ang Sakuragi na yan, Masashi. Ano ba ang kinatutuwa mo dyan? Pagtataka ni Masashi kay Sakuragi. Pinadala nila ang kalbong gorilya na to na nakikipagharutan lang kay Gori. Tapos narito siya ngayon sa harapan ko para pigilan ang henyong ito sa rebound. Sambit ni Sakuragi na buong buo ang tiwala sa sarili. Dagdag pa ni Sakuragi, pinadala siya para lang bantayan ako. Hindi ka panipaniwala, pagtataka ni Haruko. Dagdag pa niya, walang duda na isa sa pinakamahusay na center sa Japan na si Masashi ay pinadala nila para bantayan si Sakuragi. Napabilib ang Sano kay Sakuragi kung gaano siya kahusay maglaro. Sabay ngiti ni Haruko na proud sa ginagawang laro ni Sakuragi. Hanamichi, sambit ng mga kaibigan nito na may kasamang paghanga. Hindi mo maipaliwanag ang nangyayari ngayon, puna ng bench ng Shōhoku. Dagdag pa nila, ang sikat na si Kawata Masashi ng Sano ay biglang binantayan si Sakuragi. Binantayan si Sakuragi natin, wika ni Kogure. Bigay mo sa akin ang best shot mo, albong gorilya. Pero hindi mo magagawang pigilan ang henyong ito, pang-aasar na sabi ni Sakuragi. Sabay tawa nito ng malakas. Natawa din si Masashi, sabay sabi, sige ba, tingnan natin. Sablay nga ang tira. Sabay sa pagkuha ng rebound si Masashi at Sakuragi. Pero hindi nagawang makuha ni Sakuragi ang bola. At si Masashi ang nakakuha ng rebound. Boom! Bagsak si Sakuragi sa lapag. Sabay lingon ni Masashi kay Sakuragi. Sabay sabi, oh, nandyan ka pala sa likod ko. Si Sakuragi di makapaniwala sa nangyari. Napatitig na lang siya kay Masashi. Sabay sabi, kalbong gorilya, humanda ka. Sabay fast break ng bola ni Masashi kay Sawakita. Hinabol naman siya ni Rukawa. Naku, si Sawakita, sambit ng bench ng Shōhoku. Dinepensahan naman siya ni Rukawa ng mahigpit. Sabay sabi nito, hindi ka makakadaan, Sawakita. Ah, tingnan natin, tugon ni Sawakita. Magaling Rukawa, sambit ni Miyagi. Hoy, dito, sigaw ni Masashi. Ha, gulat ni Rukawa sabay lingon nito. Hinawakan na nga ni Sawakita ang bola. Nakatakbo na agad si Masashi dito, gulat ni Miyagi. Nung makukuha na sa ere ni Masashi ang bola, biglang sulpot ni Sakuragi, sabay tapik palabas ng bola. At yun, napigilan ni Sakuragi ang follow-up dunk ni Masashi. Nagulat ang lahat sa bilis at taas ng talon ni Sakuragi dahil nagawa nito maabutan ang follow-up dunk ni Masashi. Pati si Masahiro at Coach Domoto, napanganga na lang sa nangyari na parang hindi makapaniwala. Napigilan niya ang pagpasok ng bola, gulat din ng mga manonood. Sabay duro ni Sakuragi kay Rukawa, sabay sabing, huwag mo silang hayaang makapagpasa kahit saan. Gising ka bang Rukawa ka? Anong sinabi mo? Sagot ni Rukawa. Si Masashi at Sawakita na bigla sa ginagawang laro ni Sakuragi. Pati si Moroboshi ng Aiwa High at si Atsushi ng Dae Gakuen High ay napabilib sa lakas ng talon at bilis ni Sakuragi. Ito na ang simula ng pagbabago ng laro ng Shōhoku. Si Sakuragi ang nagbalik ng ripo ng Shōhoku sa laro. Magagawa kaya siyang pigilan ni Masashi? Abangan natin sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat po. God bless all. Nasa Sano ang bola at hawak ito ni Fukatsu. Si Sawakita naman, sinabihan si Mikiyo. Tabachoy, sabihin mo sa akin palagi kung nasan si Sakuragi.
Ah, sige, sagot ni Mikiyo. Si Miyagi naman, narinig ang usapan ng dalawa. Sabay bulong nito sa sarili. Ayos, nababahala na si Sawakita sa pabago-bagong kilos ni Sakuragi. Sa totoo lang, ang mga foul niya ay halos nasa 9 sa 10 foul na nagagawa na ni Sakuragi. At ito ang unang katuwaan na nangyari lang ngayon. Sabay ngiti ni Miyagi. Sabay sigaw ni Miyagi. Hanamichi! Depensa! 1031. Ha? Sagot ni Sakuragi. Biglang napaisip si Sawakita. 1031 defense? Ano yun? Si Miyagi naman nakangiti lang habang binubulong sa sarili. Sige, mag-isip ka lang, Sawakita. Si Sakuragi naman nakangiti lang din kahit di niya alam ang ibig sabihin ng 1031. Sawakita, huwag mong isipin ang mga walang kwentang bagay. Maglaro ka lang gaya ng dati, sambit ni Pukatsu. Sabay pasa ng bola kay Sawakita. Oo, tugon naman ni Sawakita, sabay salo sa pasa ni Fukatsu. Wisip, kanina lang nasa likod ko siya, gulat na sabi ni Miyagi. Ang bilis nga ng ginawang pag-atake ni Sawakita, kaya nagulat si Miyagi. Pati si Rukawa, hindi ito napigilan. Biglang hinto ni Sawakita sa perimeter at sabay jump shot nito. Ang bilis niya, sigaw ng mga manonood. Si Sakuragi naman, nakatingin lang kay Sawakita, sabay sabi nito. Kulang sa lakas. Teka, sasabla yan. Pati si Miyagi, napasabi na lang. Hindi siya nag-ingat sa tira niya. Nababahala na siya. Naka-box out na nga si Sakuragi para sa gagawin niyang rebound. At yun nga, tama ang sabi ni Sakuragi. Sablay nga ang tira ni Sawakita. Si Sawakita at Coach Dumoto di makapaniwala sa nangyari. Pati si Mr. Tetsu nagulat at napasabi sa sarili. Ang best shot niya ay sumablay. Hindi siya makapag-isip ng mabuti, pansin ni Miyagi kay Sawakita. Dagdag pa nito, kung titingnan mo sa physical na anyo ay 1-on-1. Pero ang lumalabas sa kanyang isipan ay 1-on-2. Nagtalo na nga si Mikiyo, Masashi at Sakuragi para sa rebound. Pero dahil nahirapan si Sakuragi na makuha ang rebound, kaya tinapik niya ito. Yun nga lang, palabas ang tapik niya. Kaya hinabol ito ni Rukawa para isave. Biglang nagulat si Sawakita sa kanya kasi pinatama ni Rukawa ang bola. Sabay pito ng referee. Sa red team, ang bola. Napasigaw na lang si Sawakita. Ayos yan! Sige, gamitin nyo ng maayos ang bola. Sigaw ng bench ng Shōhoku. Siya nga pala, banggit ni Mr. Tetsu. Hindi pa humihingi ng timeout si Coach Dumoto ha. Meron pa naman siyang dalawang timeout. Kung gagamitin niya naman ang timeout, maaaring magkaroon ng chance makapag-isip ang Shōhoku, lalo't wala na silang timeout na natitira pa. Tama, mas kakailanganin ng Shōhoku ang timeout kaysa sa kanila. Kung hihingi siya ng timeout, magiging pabor para sa kabila kapag nangyari yun. Kaya pala nag-aalangan tumawag si Coach Dumoto. Ngayon alam ko na. Pero tinitiyak ko mareresolve nila ang kanilang suliranin katulad ng dati. Si Coach Dumoto naman, napasuntok na lang sa sahig ng court. Pinasa nga kay Rukawa ang bola at nagbabadyang aatake ito. Sabay ineangat niya ang bola para hindi ito masundo ni Sawakita. Lahat ng press nakatingin sa kanilang dalawa. Biglang baba ni Rukawa ng bola. Sabay atake ng mabilis at naiwan niya si Sawakita. Sabay layup nito ng mataas katulad ng ginawa ni Sawakita kay Sakuragi. Sinubukan siya pigilan ni Masashi pero nabigo ito dahil hindi niya naabot ang bola. At yun nga, pasok ang tira ni Rukawa. Puntos para sa Shōhoku. Nakatingin lang si Sakuragi kay Rukawa. Sabay sabing, "Wisit ka, Rukawa." Gulat na sabi tuloy ni Mr. Tetsu. Yun ang galaw na inensayo ni Sawakita para sa pagpunta nito sa Amerika. Si Masashi, Akagi, Dumoto, Miyagi, Sawakita at Mitsui ay nagulat sa ginawang tira ni Rukawa. Walang kwentang tira yan, inis na sabi ni Sakuragi. Ang lalaking ito, hindi pa siya sumusuko, sambit ni Akagi sabay ngiti nito. 8 puntos na lang ang lamang nila at nag-iisang numero na. Tuwang-tuwa na sigaw ng buong bench ng Shōhoku. Pero si Ayako may pangamba pa rin, sabay sabing, 2 minutes at 15 seconds na lang ang nasa orasan.
at 8 puntos na lang. Mahirap pa rin sabihin, pero isa lang ang sigurado. May magagawa pa kami. Ang galing mo, sabay batok ni Miyagi. Masaya ka dapat, Rukawa. Sa wakas, nakapuntos na rin siya laban kay Sawakita. Sambit ni Moroboshi. Dagdag pa niya ang first year ace na yun. Halos kapantay lang niya si Sawakita. Kayang-kaya pa magsakin ng lalaking yun si Sawakita. Bigla tuloy napaisip si Moroboshi. Rukawa, sambit ni Haruko na maluha-luha sa saya. Pati si Ayako, Coach Anzai at Kogore napapangiti na lang sa nakikitang laro ng Shōhoku. Si Kyota naman di maiwasan na mapamangha sa ginagawa ni Rukawa. Si Rukawa at Sawakita halos parehas na ng galawan. Biglang ngiti ni Sawakita na parang may binabalak na naman. Napatingin na lang sa kanya si Rukawa. Si Coach Dumoto naman napapaisip na sa susunod na gagawin. Sabay tingin ito sa shot clock. Biglang napabulong ito sa sarili. Halos 3 minuto na lang ang natitira sa oras. Sa maiksing oras na yun ay nagawa nila agad makahabon. Dagdag pa ni Coach Dumoto, sa mga nakalipas na taon, hindi pa nangyari ang ganito. Kapag dumating ang pinakamahirap na oras, tanging ang malalakas lang ang nakakatagal. At bawat isa sa aking kukunan ay mayroong kahanga-hangang fighting spirit. Gori! Biglang tawag ni Sakuragi kay Akagi. Napalingo na lang si Akagi kay Sakuragi. Sabay sabi ni Sakuragi, maihigit na naman ang kalokoy na yun, si Rukawa. Nagulat tuloy si Akagi sa sinabi, hawak na nga ni Sawakita ang bola at aatake na naman. Si Rukawa naman, nakahanda na sa pwedeng gawin ni Sawakita. Di na nakapagpigil ang mga pres at nagsalita na ang mga ito. Plano pa rin ba ng Sano na hayaan lang si Sawakita sa walang katapusang 1-on-1? Parang sobra na ata. Pero ang mga senior na sila Fukatsu at Masashi ay wala namang sinasabi na kahit na ano. Biglang sabat naman ni Ayo dahil yun sa pagtitiwala. Nagtitiwala sila sa is ng kanilang kukunan. Sumagot ulit ang isang press, yun ba ang natatanging katauhan ng isang ace? Tingnan mo, Miss Ayo, umatake na siya. Umatake na nga si Sawakita at sa bilis nito, naiwan na naman si Rukawa. Napatayo na lang ang bench ng Shōhoku. Buisit, sambit ni Rukawa. Hanamichi, sigaw ni Miyagi, papunta na siya sa'yo. Si Sakuragi naman, tumingin kay Sawakita at susubukan na pigilan si Sawakita. Tumalo na nga si Sawakita at sinabayan naman siya ni Sakuragi sa ere. Si Akagi naman nakatingin lang habang iniisip ang sinabi ni Sakuragi sa kanya kanina. Sabay sabi nito, hindi ko muna babantayan si Masashi. Tandaan mo, Gori, hindi magpapasa ang lalaki niyo. May katwira naman ang mga salita mo, Sakuragi. Kasi hindi pa siya pumapalpak, dagdag ulit ni Sakuragi. Dahil mapapalpalan si Sawakita ni Sakuragi, kaya ang ginawa nito, inireverse ang tira nang biglang sumigaw si Sakuragi. Dali, Gori, sa kabila. At yun, na-check nila ang tira ni Sawakita at nasupalpal ito ni Akagi. Nagulat si Sawakita sa nangyari. Si Rukawa naman, napahanga sa ginawa ng dalawa niyang kakampi. Si Masashi at Fukatsu naman, di makapaniwala. Ayos, sigaw ng malakas ni Akagi at Sakuragi. Ang shot na yun, nagawa nilang pigilan. Sigaw ng bench ng Shōhoku. Nakita mo yun, Gori? Perfecto ang naging plano ng henyo. Pagyayabang ni Sakuragi kay Akagi. Si Coach Dumoto naman, pinagpapawisan na ang palad nito. Sabay tayo. Nakakuha nga ng Shōhoku ang bola at binababa ito ni Miyagi. Si Sakuragi naman at Akagi tumatakbo para sa opensa. Halos nasa 2 minuto na lang at 8 puntos na lang. Shōhoku, dagdagan nyo pa, sigaw ng mga fans ng Shōhoku. Gori, may pag-asa pa tayo, sambit ni Sakuragi habang nakangiti. Bigla naman natigilan sa pagtakbo si Akagi. Ha, Gori, makakahabol pa tayo, paalala ulit ni Sakuragi. Si Akagi naman di sumasagot sa sinasabi ni Sakuragi. Bigla na lang may naalala si Akagi sa mga sinabi ni Sakuragi. May pag-asa pa tayo, makakahabol pa tayo, huwag susuko. Dagdag ulit ni Sakuragi, hoy, Gori, nakikinig ka ba? Biglang ngiti ni Akagi, sabay sabi nito kay Sakuragi. Tama ka, Sakuragi,
may pag-asa pa tayo. Bumalik na kumpiyansa ni Akagi sa laro. Si Akagi at Sakuragi, nagawa na rin nilang matchik ang galaw ni Sawakita. Ano na ang gagawin mo, Coach Domoto? Paano mo pipigil ang Shōhoku? At sa ngayon, mukhang sumasang-ayon sa Shōhoku ang pagkakataon. At tuluyan na ba nilang sisirain ang laro ni Sawakita? Alamin natin yan sa mas gumagandang laban ng Shōhoku at Sano. Muli, maraming salamat. 8 puntos na lang. Kaya nyo yan, team. Malakas na sigaw ng bench ng Shōhoku. Mag-ingat ka, Miyagi. Pangamba na sabi ni Maki. Dagdag pa nito, kapag inisip ng kalaban na may pag-asa pa sila, sigurado, aatake si Fukatsu. At yun nga, natapit ni Fukatsu ang bola mula sa kamay ni Miyagi. At tumama ito sa tuhod ni Miyagi. Magaling Fukatsu, sambit ni Coach Domoto. Palabas na nga ang bola sa outside. Nabigla na lang si Akagi at si Miyagi naman napasigaw. Sumagi sa akin, habulin niyo ang bola. Si Rukawa naman, di alam ang gagawin. Dahil malapit si Mitsui sa bola, kahit hindi niya kaya, ay hinabol niya pa rin ito para masave. Michi boy, sigaw ni Toku. Kaya mo yan, Mitsui. Huwag kang susuko, sigaw ng bench ng Shōhoku. Umalis ka dyan, Mitsui. Nabigla tuloy si Mitsui sa narinig, kaya napalingon ito. Si Sakuragi pala ang nagsalita. At dinay ni Sakuragi ang bola. Wala na siya pakialam kung ano mangyayari. Ang mahalaga, masave niya ang bola. Biglang napatayo na lang si Coach Domoto sa nakita nito. Nahawakan na nga ni Sakuragi ang bola para isave ito. Si Akagi naman, naalala ang sinabi sa kanya ni Haruko. Kahit kaunti lang ang nalalaman niya sa basketball, pero sigurado balang araw magiging tagapagligtas siya ng team, Kuya. Si Sakuragi ang tagapagligtas, sambit ni Akagi na bumilid sa ginawa ni Sakuragi. Pati si Haruko at ang mga kaibigan niya napabilib sa ginawa ni Sakuragi na pag-save sa bola. Ganon din si Miyagi, Rukawa at Mitsui. At yun, bagsak si Sakuragi. Pero bago siya bumagsak, naipasa niya ang bola kay Mitsui. Nakuha nila! Nakuha nila ang bola! Sigaw ng mga manonood. Si Coach Domoto di makapaniwala sa dedikasyon ni Sakuragi. Dagdag pa ng mga manonood. Buhay pa ba yung may pulang buhok? Pati ang bench ng Shōhoku napatayo na lang sa nakita kay Sakuragi. Biglang pumito ang referee. Sabay-sabi nito, "Time out, committee." Naku, hindi na siya gumagalaw, pangamban ng mga manonood. "Hoy," tawag ni Miyagi at Mitsui kay Sakuragi. "Sakuragi, pag-aalala ni Akagi. Magaling ang ginawa mo, pero mukha kang kawawa," sambit ni Rukawa. "Buisit ka. Sino ang sinasabihan mong kawawa?" Inis na sabi ni Sakuragi. "Sakuragi!" Gulat na sabi ng tatlo sa biglang pagtayo ni Sakuragi. "Buhay ka pa pala," pang-aasar na sabi ni Rukawa. "Siyempre naman no," sagot ni Sakuragi. "Kaya mo pa bang maglaro?" tanong ng referee. "Oo," malakas na sagot ni Sakuragi sa referee. Biglang may sumigaw sa mga manonood. "Ingatan nyo na maigi ang bola, Shōhoku." "Ha? Sino yun?" gulat na sabi ng mga kaibigan ni Sakuragi. Sabay lingon dito. Dagdag pa ng mga manonood, "Galingan nyo, Shōhoku." Ang lahat ng tagapanood na sumusuporta sa Sano sa umpisa pa lang ng laban ay bigla na lang nagbago. "Sige, Shōhoku, kaya nyo yan. Kaunti na lang, makakahabol na kayo." "Coach," sambit ng bench ng Shōhoku. Si Coach Anzai naman, nangingiti lang sa nangyayari. Ang buong player ng Shōhoku ay buo na ang loob at nagbalik na ang kumpiyansa sa mga sarili. "Anong nangyayari? Sa Sano, dapat silang lahat sumusuporta, di ba? Sa palagay ko, ito ang inaasahan ng lahat," pansin ng mga press. Ang mga manonood tuloy pa rin sa pagsigaw sa pangalan ng Shōhoku. Sa sitwasyon ngayon ng Shōhoku, ang kanilang lakas ay katulad rin ng Sano. "Kailan ba sila susuko?" sambit ni Coach Domoto. Dagdag pa ni Coach Domoto,
nag-umpisa kaming makipag one-on-one sa second half. Nakinabang naman kami sa nakuha naming 20 points. Subalit, nailigtas sila dahil sa 3 points ni Mitsui. "Hoy, sige, lakasan nyo pa," sigaw ni Sakuragi habang nakatawa ito. Biglang natigilan si Sakuragi, parang may naramdaman siya sa likod niya. Sabay-sabing, "Ano yun?" Isang bagay na mahirap paniwalaan ang nangyari ngayon sa stadium. Ang mga sumisigaw ng Sano at Shōhoku ay nahati sa dalawa. Binabantayan ni Mikiyo si Akagi sa ilalim. Napasabi tuloy si Miyagi, "Ang first year na yun ang nagbabantay sa aming captain. Hindi ba isang yung pagkakamali?" Sabay sigaw ni Miyagi, "Captain, magkakataon mo na." Biglang dribble lang isa ni Akagi. Sabay bangga, napaatras tuloy si Mikiyo. Napasigaw na lang si Masashi, "Ang tanga mo, bakit ba palagi ka nalang walang ginagawa?" Sabay fade away ni Akagi. Hinabol naman siya ni Mikiyo sa ere. Ang fade away jump shot ni Captain. Napahanga tuloy si Uzumi, kaso sablay ang tira ni Akagi. Nakahanda na si Sakuragi para sa rebound. Tinalo ni Sakuragi ang rebound, sabay tapik nito sa bola. Nakaabang na si Rukawa sa bola. Si Coach Anzai naman nakatingin lang. Nakuha nga ni Rukawa ang bola sa pagkakatapik ni Sakuragi. Pagbaba nga ni Sakuragi, may bigla siyang naramdaman sa likod niya. Sabay sabi, "Ang likod ko, bakit sumasakit?" Sabay paasa ni Rukawa kay Miyagi, "Ayos, kaya natin to," sabit ni Miyagi sa buong team niya. "Oo," tugon ni Masashi. Napabulong tuloy si Miyagi sa sarili niya. Palagi na lang tinitingnan ni Masashi ang kapatid niya para matulungan niya anumang oras. Pati si Uzumi, napasabi na lang, "Ginamit ni Akagi ang fade away. Tanga talaga. Nag-aalala ka pa rin ba kay Masashi?" Si Sakuragi naman, inaalala na naman ang nangyari sa kanya kanina. Sabay bulong sa sarili nito, "Ang paghabol ko sa bola nang bumagsak ako sa mesa." Biglang sabi ni Rukawa, "Kulang ka sa konsentrasyon." "Ha?" sagot ni Sakuragi. Dagdag pa nito, "Anong sinasabi mo dyan? Ako yata ang henyo at nagko-concentrate ako ng maigi." "Anong problema? Maayos ka naman kanina," sambit ni Rukawa ni Sakuragi. Nagpintig-tenga ni Sakuragi. "Siguro, ipinauubaya mo na lang sa akin ang lahat." Napatitig tuloy si Sakuragi kay Rukawa. Ano kaya ang gusto iparating ni Rukawa kay Sakuragi? May gusto ba siya ditong patunayan? O gusto lang nito gisingin ang natatagong lakas ni Sakuragi? Abangan natin sa susunod na kabanata sa mas gumaganda na laban. Muli, maraming salamat. Sinabihan nga ni Rukawa si Sakuragi nang siguro gusto na makipagpalit. "Sino may sabi?" sagot naman ni Sakuragi. Biglang naalala ni Sakuragi ang one-on-one nila ni Rukawa. "Wala akong pakialam kung isa ka sa best 5 dito sa bansa," paghahamon ni Sakuragi kay Rukawa. Tiningnan lang siya ni Rukawa. Dagdag pa ni Sakuragi, "Wala kang karapatan sabihin na ikaw ang mananalo laban sa akin. Iniisip mo siguro na paano kung ikaw ang matalo." Napabuntong hininga na lang si Rukawa. Sabay sundot ng bola kay Sakuragi. Nagulat tuloy si Sakuragi sa bilis ng sundot nito. Tinitigan tuloy siya ni Rukawa. Si Sakuragi naman dinepensahan si Rukawa. "Gunggong," sambit ni Rukawa. Sabay atake nito. Sinalpakan nga ni Rukawa si Sakuragi. Inirahan din siya nito ng jump shot. At muli na naman siyang dinaldakan ni Rukawa. Sobrang napagod si Sakuragi sa laban nila ni Rukawa. Biglang nagsalita si Rukawa, "Kung ayaw mo nga palitan, sumunod ka sa akin." Dito ay biglang bumalik sa laro ang isip ni Sakuragi. "Ikaw, huwag mo nga ako utusan, Rukawa," gigil na sabi ni Sakuragi. "Aray, kainis, sumasakit likod ko." Pinasa nga ni Miyagi ang bola kay Rukawa. Napasabi bigla ang mga manonood, "Ang number 11, makakalusot kaya siya o ipapasa niya ang bola?" Si Sakuragi naman nakatingin lang kay Rukawa. "May nakakalimutan kang isang bagay sa Wakita," sambit ni Rukawa. Sabay tira nito sa tres. Nagulat na lang si Sawakita na di niya akalain na ititira mula doon ni Rukawa. At yun
pasok ang tira ni Rukawa sa tres. Sa labas ng gym, mayroong isang staff na nagbabantay. Biglang tingin nito sarilo niya. Sabay-sabing, tapos na ba ang laban? May mga naririnig akong hiyawan kanina pa. Mukhang natapos na. Gusto ko pa naman mapanood ang laban ng Saano. Kasama rin naman ako sa basketball club. Sabay tingin nito sa list ng team ng Saano. Sabay-sabing, ang captain na si Fukatsu, Masashi, at ang ace na si Sawakita. Ayos lang naman siguro kung sisilip ako. Sabay takbo nito papunta sa loob ng stadium. Nagulat ang staff sa nakita nito sa scoreboard. Sabay-sabing, teka, 8 puntos na lang. Pero dahil pasok ang tira ni Rukawa, bumaba ito sa 5 puntos. Isa pang 3 points, nakakamangha siya. Sigawan ng mga bandwagon na fans ng Saano. Time out. Request, Saano, sambit ng committee. Nag-request na nga ng time out si Coach Domoto. Ang bench naman ng Shōhoku, tuwang-tuwa nila sinalubong ang mga player nila. Inapiran ni Rukawa si Miyagi, Mitsui. Aapiran din sana ni Rukawa si Sakuragi, kaso inisnab siya nito. Anong nangyayari sa dalawa na yun? Pagtataka ni Haruko. Aray, sambit ni Sakuragi. Dagdag pa nito, nakakainis, lalong sumasakit. Sakuragi, may masakit ba sa'yo? Pansin na sabi ni Ayako. Medyo, yung likod ko, sagot ni Sakuragi. Biglang napaisip si Ayako sa sinabi ni Sakuragi. Ayos, magpapatuloy lang ang Shōhoku sa pag-atake. Kaya natin to, sigaw ni Miyagi. Tama, sagot naman ang buong team. Kailanman, hindi nila inisip ang sumuko. Kahit sa ano pa ang kalaban. Bulong ni Akagi sa sarili, sabay ngiti nito. Inalala rin ni Akagi yung mga panahong nangangarap pa lang siya na makalaro sa Nationals. Ah, dito pala. Hindi ko pwedeng kalimutan kunin ito. Sa kabilang classroom naman, nag-uusap ang mga classmate ni Akagi. Uy, Sakawa, hindi ka ba magpa-practice? Malapit na ang inter-school competition na. Biglang sagot ni Sakawa. Halos wala na kaming oras mag-practice. May mga pagsusulit ako na kailangan kunin ulit. Ano? Talaga? Hindi ka ba natatakot na baka magalit si Akagi? Tanong ng babae. Sumagot ulit si Sakawa. Ayos lang yun. Mabait naman siyang tao. Sa totoo lang, hindi ako makahabol sa kanya. Para siyang isang mandirigma. Alam niyo ba kanina lang, nakakatakot ang mukha niya habang hawak ang basketball magazine. At sabi niya sa akin, dito ako magsisimula at ito ang pinakamalaki kong layunin. Sabay tawa na ng mga estudyante. Biglang pasok naman ni Akagi sa classroom. Sabay tingin ito ng masama kay Sakawa. Sabay binuhat niya ito at inihagis sa blackboard. Ayun, bagsak si Sakawa. Nagulat na lang mga classmate niya sa pangyayari. Maya-maya, bumangon si Sakawa. Sabay sabi nito, huwag mo nang pilitin Akagi. Hanggang pangarap na lang ang makapasok sa Nationals game. Napakitig na lang si Akagi sa Sakawa. Dagdag pa ni Sakawa, kung gusto mo talaga makaharap ang Saano, bakit di ka pumasok sa Kainan? Ito ay Shōhoku, isang high school sa Kanagawa. Wala namang special dito. Mga pangkaraniwang high school student lang ang nandito. Siguro, hindi ka pinili ng Kainan at Shoyo. Dahil walang kwenta ang mga abilidad mo. Kahit na mayroon kang malaking pangangatawan at saka imposible makaharap ng Shōhoku ang Kainan, lalong-lalo na ang Saano. Sa kupin ng bansa, masyado kang nangangarap, Akagi. Sa totoo lang, Akagi, nakakapagod maglaro ng basketball kasama ka. Biglang natahimik si Akagi at di nakapagsalita kay Sakawa. Habang nagliligpit si Kogori sa gym, bigla namang dumating si Akagi. Napasabi tuloy si Kogori. Akagi, saan ka nang galing? Umuwi na silang lahat. Halika't tulungan mo akong pulutin ang bola. Ang bang po kasing ito ayaw matanggal. Di ko tuloy makita ang mga bola. Biglang lumuwas si Akagi habang inaalala niya ang nakaraan. Sabay-sabi nito, wala pa kaming nakakamit na anumang bagay. Bakit ko ba ginugunita ang nakaraan? Bigla tuloy napatingin sa kanya si Mitsui. Sabay-sabing, hoy, bakit ka umiiyak dyan? Ha? Gulat na sagot ni Akagi. Ano bang iniisip mo, Captain? Nagpupursigi tayong lahat para makahabol sa kanila. Sigaw naman ni Miyagi. Dagdag pa ni Mitsui, sumusuko ka na ba? At ano ba ang akala mo?
hindi na tayo mananalo? Ha, Akagi? Ano? Anong sinasabi mo? Sagot ni Akagi. Si Koguri naman, nagulat na gulat kay Akagi. Biglang nagsalita si Rukawa. Kailan ka pa natuto maging mahina, Akagi? Biglang sigaw ni Akagi. Hindi yun, mga gunggong. Pinagpapawisan lang ako. Pawis, galing sa mga mata mo. Pagtataka ng buong team kay Akagi. Sabay bulog sa sarili ni Koguri. Nakatagpo na si Akagi ng mga kasama na mapagkakatiwalaan. Siguradong masaya ka, Akagi. Dagdag pa ni Koguri, palagi niyang hinahangad na magkaroon ng mga kasama na posibleng maabot ang kanyang pangarap. Kumalma ka lang, sambit ni Akagi sa sarili nito. Oras na para dagdagan pa ang aming mga puntos. Saan banda sa likod sa Kuragi? Anong klaseng sakit? Tanong ni Aya ko na may kasamang pag-aalala. Bigla na lang sumasakit at nawawala rin. Huwag kang mag-alala, Aya ko. Okay lang ako, sambit ni Sakuragi. Habang naglalakad si Sakuragi, bigla na lang sumasakit likod niya. Alam mo, Sakuragi, pwede itong sirain ang buhay ng isang manlalaro. Kaya huwag mong baliwalain ang nararamdaman mo. Napatingin na lang si Sakuragi kay Aya ko na parang kinabahan bigla ito. Biglang bulong ni Sakuragi sa sarili. Buhay ng manlalaro. Sabay tingin ito sa mga kasama niya. Dagdag pa ni Sakuragi sa sarili niya. Ibig sabihin, hindi na ako makakapaglaro ng basketball. Tanong ni Sakuragi sa sarili niya na may halong takot at pangamba. Napakingin na lang sa kanya si Miyagi, Mitsui, Akagi at Rukawa. Ano kaya ang mangyayari kay Sakuragi? Tuluyan kaya ang lalala ang nararamdamang sakit niya sa likod? At makakaapekto kaya ito sa laro niya? Magagawa rin kaya ng Shōhoku na makatabla sa score? Abangan natin yan sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat. Sakuragi, ayos lang ba yung katawan? Tanong ni Koguri. Ha? Sagot ni Sakuragi. Si Aya ko naman, di mawala sa kanya ang pag-aalala ni Sakuragi. Dagdag pa ni Koguri. Kahindik-hindik ang ginawa mong pagligtas sa bola kanina. Pero mapanganib pa rin ang ginawa mo, Sakuragi. Teka, bakit ganyan ang mukha mo? Ayos ka lang ba talaga pagkatapos mo lumagapak, Sakuragi? Patanong na sabi ni Koguri. Walang naging sagot si Sakuragi kay Koguri, pero ramdam niya ang sakit ng likod nito. Ako ay, bakit ko ba nasabi ang isang bagay na pwedeng makasira sa kanyang fighting spirit? Pangamba na sabi ni Aya ko. Dagdag pa nito, siguro maliit na sugat lang naman ito. Pero ang pinsala mula sa spine ay makakaepekto sa buhay ng manlalaro. Sa buhay ng isang manlalaro, sagot ni Sakuragi. Dugtong pa nito, ang buhay ng isang manlalaro ay natapos na. Ha? Gulat na sabi ng mga bench player nito. Pati si Rukawa, Coach Anzai, Ayako, Miyagi, Mitsui at Akagi nagulat sa sinabi ni Sakuragi. Sabay lakad nito papunta sa kinauupuan ni Rukawa. Tiningnan lang siya ni Rukawa. Biglang kunot ng noon ni Sakuragi. Sabay sabi nito, hindi ako pangkaraniwang tao tulad niya. Biglang turo kay Rukawa. Sabay tawa ng malakas. Dagdag pa ni Sakuragi, paano ninyo nagagawang inkumpara ako sa isang ordinaryong tao? Hindi nyo ba alam, isa akong immortal? Biglang baling ni Sakuragi kay Akagi. Gori, bakit ka ba umiiyak? Ha? Galit na sagot ni Akagi. Dagdag pa ni Sakuragi, huwag kang umiyak habang may laban. Ang pangit mo tingnan. Sabay ngisi ni Sakuragi na parang nang aasar. Sinakya naman ni Mitsui at Miyagi ang sinabi ni Sakuragi. Tumahimik ka dyan, gunggong. Malakas na sigaw ni Akagi kay Sakuragi. Biglang tingin ni Sakuragi sa shot clock. At nakita niya ang score at natitirang oras. Sabay sabi nito, 2 minuto pa. Biglang baling ni Sakuragi kay Coach Anzai. Hoy, tatang, mananalo tayo, di ba? Ha? Gulat na reaksyon ng buong team ni Sakuragi. Siyempre naman, sagot ni Coach Anzai. Dagdag pa ni Coach Anzai, si Sakuragi ang nagdala ng rebound at determinasyon para sa team. Ha? Pagtataka ni Sakuragi. Dagdag pa ulit ni Coach Anzai, si Miyagi naman ang nagdala ng bilis at katalinuhan. Si Kogore, Yasuda at Ayako na bigla din sinabi ni Coach Anzai. Si Mitsui, kahit napunta sa maling daan, biglang tawa ni Coach Anzai. Nagtataglay pa rin ng katalinuhan at natatanging talento.
si Rokawa naman ay mayroong nakakamanghang lakas at determinasyon para manalo. At mga pundasyon na patuloy sinusuportahan nila Akagi at Kogure. Yun lang ang mga idadagdag ko. Umpisahan nyo na, Shōhoku. Alam kong kaya nyo yan. Lahat sila nakatingin kay Coach Anzai. Pumito na nga ang referee para umpisahan na ulit ang laban. Ang mga manonood naman, happy ang sigawan para sa dalawang team. Nauna na nga pumasok ang team ng Sano sa court at nakatingin ito sa team ng Shōhoku. Bago pumasok sa court ang Shōhoku, tinipon muna sila ni Akagi. Sabay sabi nito, "Hindi tayo mga matatalik na magkakaibigan. At palagi niyo ako binibigyan ng sakit ng ulo." Ha? Tugon ni Mitsui. Gayon pa man, ang kupunan na ito ang pinakamagaling. "Ano na, Gori?" Sambit ni Sakuragi. "Salamat sa inyo," wika ni Akagi sa team niya. "Ha?" Sambit ng buong team. "Salamat? Para saan?" "Baliw ka, ginagawa ko to para sa sarili ko. Hindi yun para sa iyo." "Oo nga, para sa sarili ko." Pagbabara na sabi ng apat kay Akagi. "Pumunta na kayo dito," tawag ng referee. "Dali, bilisan nyo na," sigaw ng malakas ni Akagi. "Tayo dapat ang manalo mga kasama," sambit ni Miyagi. "Oo," tugon ng buong team. "Ayos, kaya niya ang team," sigaw ng buong bench ng Shōhoku. Si Coach Dumoto naman, relax na ulit sa pagkakaupo. Nasa Sano ang ball possession at hawak ito ni Fukatsu. Si Miyagi nagtataka sa kilos ni Fukatsu. "Gagawin ni Fukatsu ang post-up? Pinaplano ba nilang gamitin ang kanilang mga tangkad para umatake?" Pagtataka ng mga manonood. "Hindi maaari. Isa itong panlilin lang," una ni Miyagi. Dagdag pa nito, tinitingnan niya kung kanino ipapasa. Kahit ano mangyari, isinasagawa pa rin niya ang mga offensive move. Pero, bakit palagi na lang siyang kalmado? Dapat nakakaramdam na siya ngayon ng pressure. Pagkatapos namin makahabol sa kanila, mukhang hindi sila apektado sa mga yun. Bigla nang nag-spin move si Fukatsu at naiwan nito si Miyagi. "Ha? Bigla siyang umikot. Gagawin niya ba ang layup?" Sambit ng mga manonood. Pati si Akagi nagulat sa bilis na ginawa ni Fukatsu. Binalakpigilan ni Akagi si Fukatsu. Pero isa pala itong fake para masira ang depensa ni Akagi. Tama ang hinala ni Miyagi na panlilin lang ang gagawin ni Fukatsu. Kaya lang wala na siyang nagawa dahil naiwan siya nito. Sabay fasa ni Fukatsu kay Masashi. At nakuha naman ni Masashi ang bola. Sabay slam dunk nito. Score para sa Sano. Ang galing ng team play ni Fukatsu at Masashi. Mahusay ang laro. Si Kalbong Gorilla, sigaw ni Sakuragi. Natulala na lang si Mitsui, Rukawa at Miyagi. Si Akagi naman, napasabi na lang. "Oo nga pala, mula nung umpisa, ang kalaban ay ang pinakamalakas na kupunan, ang Sano." Hawak nga ni Miyagi ang bola at binabantayan siya ni Fukatsu at Sawakita. Napapalibutan si Miyagi. "Hindi pa ba sila pagod? Walang hanggan ng lakas ng Sano," sigaw ng bench ng Shōhoku. Si Coach Anzai naman, pinagpawisan ng bahagya, sabay sabi nito. "Coach Dumoto, kakaiba ka." "Ryota Miyagi, kaya mo yan," sigaw ulit ng bench ng Shōhoku. "Inis, inis na," sabi ni Miyagi. "Hindi ka makakalusot," sambit ni Fukatsu. "Ano?" sagot naman ni Miyagi. "Coach Dumoto, hindi ka talaga magpapatalo," bulong ni Coach Takato sa sarili nito. Dagdag pa nito, "Gagamitin mo pa rin ba ang defensive close-up, close-out sa ganitong kalagayan? Nauunawaan ko kung gagamitin ng kabilang kupunan ang taktikang ito. Subalit, sa natitirang oras at puntos, mukhang pinapalipas nila ang oras para makatiyak na sila ang magwawagi." Pinipilit nga ni Miyagi na makalusok pero di niya magawa. "Buisit, hindi ko magawa." "Hindi ka makakalusok," sambit ulit ni Fukatsu. Natulala na lang si Miyagi sa narinig. "Wala kaming intensyon na maglaro ng matagal sa mga laban. Nakikipaglaban kami ng patas sa aming mga katunggali hanggang sa huling segundo. Dagdag ito ang paboritong taktika ng isang kupunang hindi magagapi." Wika. Pati ang mga kaibigan ni Sakuragi, napapasigaw na lang. Pati si Ayako, sumigaw na din. "Ryota, alam ko mahusay ka sa pagdidribble. Paano ako makakalusok sa dalawang ito?"
bulong ni Ryota sa sarili. Bigla itong napaisip, sa mga maliliit na tao gaya ko, ang pagdidribble ang pinakamalaki nilang sandata sa court. Biglang nagdribble ng mabagal si Miyagi, at yun nga, nalusutan niya ang dalawa. Nagulat si Fukatsu sa nangyari. Nakalusot siya gamit ang mahinang pagdribble, sigaw ng mga manunod. Nagawa niya, magaling Ryota! Ayako, sambit ni Miyagi, sabay tingin kay Ayako. Baliw ka, tumingin ka sa harapan mo, inis na sabi ni Ayako kay Miyagi. Biglang nagulat si Miyagi, sabay sabi nito. Ang bilis nila makabalik sa depensa. Wala na tuloy pagkakataon para sa fast break. Perpekto ang ginagawa nilang depensa, kunan ng team ng Kainan. Isa't kalahating minuto na lang ang natitirang oras, sambit ni Haruko. Sabay sagaw naman ni Mito. Hoy, wala nang natitirang oras. 7 puntos na lang. Kailangan nilang umatake ng 3 beses para makahabol sa na magawa nila, sambit ni Toko. Sabay lingon ni Takamiya. Oo nga, at sana hindi nila pa-iskorin ang kalaban. Ang hirap naman, sambit ulit ni Toko. Hanamichi! Sigaw ng malakas ni Takamiya. Wala na rin kwenta yan, paalala ni Mito. Oo nga, sa kalagayan ngayon, kahit si Hanamichi ay wala nang magawa pa, sambit ulit ni Takamiya. Hindi, sagot naman ni Mito. Pero ang lalaking parang may mali sa kanya. Ano ang ibig sabihin mo, Mito? Pagtataka ni Haruko. Si Sakuragi naman, hindi na maayos ang lagay ng katawan niya. Ang sakit, nakakainis, sumasakit lalo. Bulong ni Sakuragi sa sarili nito. Biglang nagsalita si Masashi. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo, pulang buhok. Napalingon na lang si Sakuragi kay Masashi. Dagdag pa ni Masashi, may kinabukasan ka pa. Kalbong gorilla, sambit ni Sakuragi habang pinagpapawisan nito. Dagdag pa ulit ni Masashi, kapag nagalit ako, hindi na ako mapipigilan. Naiintindihan mo ba? Pulang buhok. Nagulat si Sakuragi, sinabi ni Masashi. Sabay sabi ni Sakuragi, si kalbong gorilla, napansin niya rin ba? Ang buhay ng isang manlalaro, bulong sa sarili ni Sakuragi, habang nararamdaman ang sakit sa likod niya. Depensa, sigaw ng bench ng Sano. Opensa, sigaw naman ng bench ng Shōhoku. Maganda ang depensa, sambit ni Moroboshi. Dagdag pa nito, mahirap sirain ang kanilang depensa. Ang maaari lang gawin ng Shōhoku ay magpasa. Pero hindi pwedeng umatake. Pati ang ace ng dae, napasabi na lang. Walang dudang, nararapat silang irespeto. Ang Sano. Sa ngayon ay si Akagi lang ang makakagawa nito, wika ni Akmaki. Pinasa nga ni Rukawa ang bola kay Akagi. Dinepensa naman siya agad ni Mikiyo. Akagi, hindi mo kalaban ang tabachoy na yun. Pero tinutulungan siya ni Masashi gamit ang natatamanghang bilis. Bulong ni Uzumi sa sarili nito. Nagdag pa niya, huwag mo siyang iwasan gamit ang fadeaway shot. Imulat mo ang iyong katawan. Harapin mo siya ng harapan. Iyon ang katangian mo, ang malaki mong katawan. Sabay sigaw ni Uzumi, gamitin mo ang malaki mong katawan, Akagi. At yun, sinalaksakan ni Akagi si Masashi. Pero nagawa ni Masashi na pigilan si Akagi. Sabay pito ng referee. Pero nagawa pa rin ni Akagi na itira ang bola. Kaso, sumablay ang tira ni Akagi. Biglang napasabi si Uzumi. Ayos lang, ayos ganyan nga. Kahit sablay, sigurado kayo ang mananalo. Bigla ang tinalo ni Sakuragi ang bola mula sa pagkakasablay ni Akagi. Sabay slam dunk nito. Kaso lang, may bigla siyang naramdaman. Si Haruko naman, napaluha na lang sa tuwa sa ginawa ni Sakuragi. Pero pagbaba ni Sakuragi mula sa pagkakatalong, tuluyan na niyang naramdaman ang sumasakit niyang likod. Kaya napangiwit ang mukha niya sa sakit. Ang shot na yun, pagkatapos ko pumito, hindi counted. 2 free throw para sa Shōhoku. Sigaw ng referee. Ayos lang, kung hindi pasok, sambit ni Kogure. Dugtong pa nito, dahil si Akagi ay hindi na natatakot humarap ngayon kay Masashi. Sabay ngiti ni Kogure. Dagdag pa ng bench ng Shōhoku. At ang husay ng ginawa ni Sakuragi. Oo nga, sa ngayon, may pagkakataon na ulit tayo. Free throw, ito na ang huling pag-atake. Ito na rin ang huling minuto na hindi natin dapat palampasin. Captain Akagi, nakasalalay sa iyo ang lahat. Ibinigay na nga ng referee ang bola kay Akagi. Pero si Sakuragi, hindi pa rin umaalis sa pwesto niya.
Napasabi tuloy ang referee. Free throw na ng number 4. Sakuragi, mag-free throw na ako. Sambit ni Akagi. Pero si Sakuragi, di pinansin ang sinabi ni Akagi. Pati si Coach Domoto, napatingin na lang kay Sakuragi. Biglang napansin ni Akagi na babagsak na si Sakuragi mula sa pagkakatayo nito. At yun nga, tuluyan ang bumagsak si Sakuragi. Buti na lang, nasalo siya ni Akagi. Di alam ni Akagi ang gagawin niya. Nagtaka siya sa nangyayari kay Sakuragi. Biglang nagsalita si Sakuragi. Hindi pasok. Binibiro niyo ba ako? Ang dunk ng henyong ito, hindi pasok. Sabay na alala ni Sakuragi ang sinabi sa kanya ni Rukawa. Bigla tuloy nagsalita si Sakuragi. Tatalunin din kita, balang araw, Rukawa. Napatingin na lang sa kanya si Rukawa. At inakay na nga siya palabas ng court ni Akagi. Hoy, sandali lang. Huwag niyo ako palitan. Sigaw ni Sakuragi. Dagdag pa ni Sakuragi. Aray, sobrang sakit ng likod ko. Nagsalita na rin si Ayako tungkol sa kalagayan ni Sakuragi. Sa totoo lang, may nararamdaman na siyang sakit pagkatapos niyang subukan habulin ang bola. Anong ginagawa mo, Ayako? Huwag mong sabihin sa kanila. Sambit ni Sakuragi. Nasaktan siya? Saan? Tanong ng bench ng Shōhoku. Nasaktan ang likod niya nang mahulog siya sa mesa. Di pa rin mawala sa isip ni Sakuragi ang pangamba nito para sa kanyang sarili. Sabay bulong nito sa sarili. Ang buhay ng manlalaro, ngayon na ba ang katapusan ng aking buhay bilang isang manlalaro? Ang buhay basketball ko, matatapos na lang ba ng ganito? Hindi na ba ako kailanman makakapaglaro ulit ng basketball? Sabay takbo ng mga kaibigan ni Sakuragi, pati si Haruko. Si Ayako naman, napapaisip na lang. Sabay sabi nito, hindi dapat maging ganito kalubha ang pinsala niya. Halata naman na kinakaya niya ito ng matagal pagkatapos niya masaktan. Pero ang kanyang hindi pangkaraniwan na bilis at paghusay sa loob ng 4 na buwan ay natutunan niya ang mga iba't ibang pamamaraan. Kung mapapahaba ang paggamot sa kanya para mapagaling siya, baka mahabang panahon pabago siya makasali ulit sa kahit anong mga laban. Sa mga panahong yun, baka makalimutan niya rin ang lahat ng kanyang mga natutunan. Nakadapa nga lang si Sakuragi sa sahig habang iniinda ang sobrang sakit ng kanyang likod. Nagdag pa ni Ayako, itong nagdaan na 4 na buwan, para ka lang nananaginip, Sakuragi. Pumasok nga ang unang free throw ni Akagi. Magaling, Captain Akagi, sambit ni Miyagi sa may suntok sa likod ni Akagi. Isa pang shoot, sigaw ng mga manonood. Papatayin kita pag sumablay ka, Akagi, wika ni Mitsui. Sige ba, kung kaya mo, tugon naman ni Akagi. Sabay bangga ng kamao nila Mitsui. Ganun din kay Rukawa. Biglang lingon ni Akagi kay Sakuragi na may kasamang pag-aalala. Nakakainis, sambit ni Sakuragi sa sarili nito. Sabay tingin kay Haruko. At bigla niyang naalala ang sinabi ni Haruko. Masaya ka ba, Sakuragi, sa paglalaro ng basketball? Gusto mo ba ang basketball, Sakuragi? Biglang tumayo si Sakuragi mula sa pagkakadapa nito sa sahig. Sabay hawak sa balikat ni Haruko. Sabay sabi nito, gustong gusto ko talaga ang basketball, Haruko. Sigurado ako, hindi ako nagsisinungaling. Hindi na nakapagsalita si Haruko sa sinabi ni Sakuragi. Yung mga kaibigan naman ni Sakuragi, iba ang nasa isipan. Akala nila nagtapat na si Sakuragi si Hanamichi. Ayun pala, hindi. Kaya si Haruko medyo nahiya sa sinabi ng mga ito. Mag-free throw na nga ulit si Akagi para sa second shot. Nag-focus na nga si Akagi sa pagtira nito. Lahat ng kasama niya umaasa na maipasok ang second free throw niya. Nirelease na nga ni Akagi ang shot niya. Si Sakuragi naman nakatingin lang sa tira ni Akagi. Sabay sambit ng bench ng Shōhoku. Sakuragi. At yun nga, pasok ang second throw ni Akagi at puntos para sa Shōhoku. Ayos! Sigaw ni Akagi ng malakas. Tuwang-tuwa naman ang buong team ng Shōhoku. Pakiusap, makikipagpalit ako. Pakiusap ni Sakuragi sa mga komite. Hanamichi! Sigaw ng mga kaibigan niya. Hoy, Sakuragi! Hindi mo pa kaya! Sambit ng mga bench ng Shōhoku. Anong binabalak mo, Sakuragi? Pag-aalala na sabi ni Ayako. Pati si Coach Anzai, di mapigilan si Sakuragi.
Sabay lingon ni Sakuragi kay Aya ko habang nakangiti. Bigla na naman sumakit likod ni Sakuragi. Gori, tawag ni Sakuragi kay Akagi. Kukunin ko yun ng ilang segundo. Pagkatapos, ikaw na ang bahala sa basket. Ayos lang kaya ang number 10 na yun? Sigaw ng mga manunod. Dagdag pa nila. Sige, ang monghing pulang buhok. Papasok na ulit. Hanamichi Sakuragi, sambit ni Aya ko habang pinipigilan nito na pumasok si Sakuragi sa loob ng court. Dugtong pa ulit ng mga manunod. Monghing pulang buhok. Kailangan ka nila para makahabol. Sakuragi, sambit ni Akagi, sabay tingin ng buong team kay Sakuragi. Huwag ka nga magsalita ng kahunghangan, Sakuragi. Halika dito, pigil na sabi ni Aya ko. Sandali, tingnan mo. Nagawa ko naman makatayo, tugon ni Sakuragi kay Aya ko. Biglang tayo ni Coach Anzai papunta sa committee table, sabay sabi nito. Pasensya na, hindi po kami makikipagpalit. Uy, tatang, sigaw ni Sakuragi. Biglang hawak ni Coach Anzai kay Sakuragi. Sakuragi, may aaminin ako sa'yo. Kanina ko pa napansin na meron kang pinsala sa katawan. Sa umpisa, wala akong balak na palitan ka. Pero napagpasyahan ko na, kailangan ko nang gawin ito. Sa kabilang banda naman, patuloy na naglalaban ang Sano at Shōhoku. Tuloy pa rin sa pag-uusap si Coach Anzai at Sakuragi. Gusto kong ipagpatuloy mo ang panonood, Sakuragi. Tamang-tama ang laban na ito para sa'yo. Hindi pa naman huli ang lahat, Sakuragi, paalala ni Coach Anzai. Nagdag pa ni Coach Anzai, isang panghabang buhay na pagsisisi kung ipapasok ka namin agad. Naiintindihan mo ba? Hati pa rin ang sigawan ng mga manonood sa magkabilang team. Isang minuto at 7 segundo na lang ang natitira sa oras. Ang score ay 71-76. Lamang pa rin ang Sano. Isang minuto na lang ang natitira. Huwag kayong susuko, sigaw ng bench ng Shōhoku. Biglang pisil ni Sakuragi sa pisingin ni Coach Anzai. Sabay sabi nito, "Hoy tatang, kailan ka ba nakapagdiwang ng tagumpay? Kailan ka nanalo sa Nationals?" Tanong ni Sakuragi kay Coach Anzai. Napatingin na lang si Coach Anzai kay Sakuragi. Dagdag pa ni Sakuragi, "Kasi ako?" Napatingin na lang sa kanya si Haruko at ang mga kaibigan nito. "Kasi ako ngayon eh." Pati si Aya ko at ang bench ng Shōhoku, napatingin na lang kay Sakuragi. Kahit ano pang sabihin niyo, hindi na magbabago ang isip ng lalaking yan, sambit ni Noma. Nakapag-desisyon na siya, wika naman ni Okso. Kahit si Haruko ang kumausap sa kanya, hindi pa rin gagana, sambit din ni Takamiya. Napahanda lang si Haruko sa narinig nito kay Takamiya. "Wala yun, Haruko." "Hindi. Kung merong isang tao na kayang panatilihing gising ang diwa ni Sakuragi, ito ay si Rukawa." Bigla nga pumito ang referee at tinawagan si Rukawa ng pushing foul. Si Sakuragi naman nakatingin lang kay Rukawa. "Hoy, gunggong," sambit ni Rukawa. "Sasakit lalo ang mga mata mo kung tatayo ka lang dyan at walang ginagawa." Biglang naasar si Sakuragi sa sinabi ni Rukawa. Dagdag pa ni Rukawa, "Kung may bala kang bumalik, pumunta ka na dito." Biglang talinang tingin ni Sakuragi kay Rukawa. Sabay punta nito sa committee para humingi ng substitution. "Papalit," sigaw ng committee. "Ha?" Gulat ni Aya ko at ng bench ng Shōhoku. Pati si Haruko nagulat sa biglaang pagpalit ni Sakuragi. Pati si Masashi nakapatingin na lang kay Sakuragi. Sabay sabi nito, "Papasok na ulit siya." "Sakuragi," pag-aalala ng buong bench ng Shōhoku sa kalagayan ni Sakuragi. "Tatang, sa wakas, nagawa ko rin gawin ang sinabi mo sa akin." Nakatingin lang si Coach Anzai kay Sakuragi. Dagdag pa ni Sakuragi, "Sa wakas, magagawa ko ng baguhin ang laban ng walang alinlangan." "Bumalik na si Pulang Buhok. Eto na ang inihintay ko. Patumbahin mo sila," sigaw ng mga manunood. "Sakuragi," sambit ni Akagi. Lahat sila nagulat at nag-aalala sa muling pagbabalik ni Sakuragi sa loob ng court. "Anyari, bakit gulat na gulat ang mga mukha niyo? Nag-aalala kayong lahat sa akin, no? Natatakot kayong maglaro nang wala ako?" Sambit ni Sakuragi, sabay tawa nito ng malakas na parang ng aasa. "Ha?" Sagot naman ng apat. Nagdag pa ni Sakuragi, "Kung makikipaglaro kayo sa mga kupunan na kasing lakas ng Sano, ang henyong ito ay tamang-tama para maging backup. At sa palagay ng henyong ito, wala naman talagang binakbak ang Sano na yan." Pagyayabang ni Sakuragi. Kaya si Miyagi, Mitsui, Rukawa at Akagi
umusok ang ilong sa yabang ni Sakuragi. Pero ramdam ni Sakuragi ang sakit ng kanyang likod tuwing kikilos ito. Kaya napasabi siya kay Akagi, kailangan natin manalo, Gori. Hindi sila dapat palampasin. Nasa sano nga ang ball possession? Depensa! Sigaw ng malakas ng bench ng Shōhoku. Pati si Haruko at mga kaibigan ni Sakuragi, napasigaw na lang din ng depensa. Halos magulpi na si Takamiya sa gigil ni Noma at Mito. Isang minuto na lang ang natitira. Kapag nagpabaya pa sila, katapusan na nila. Sambit ni Maki, si Kyota naman, panay ang sigaw. Dumepensa kayo hanggang kamatayan. Malakas na sigaw ni Uzumi. Hala, maluwag ang pwesto ni Masashi sa outside. Puna ng mga fans ng Shōhoku. Kaya nilapitan ito ni Akagi at dinepensahan. Napatingin na lang si Masashi kay Sakuragi. Sabay bulong nito. Bakit ka pa bumalik? Unggoy na may pulang buhok. Isa kang tanga. Nilupusan nga ni Mikiyo si Sakuragi at napaatras niya ito. Biglang nagtaka si Mikiyo dahil konting dikit niya lang kay Sakuragi ay muntik na itong matumba. Kainis! Wala na tayong oras para makabawi. Maihirapan tayo nito, sambit ni Ayako. Ipasa mo sa akin, kuya, wika ni Mikiyo. Nakuha nga ni Mikiyo ang pasa ni Masashi. Si Sakuragi naman halos bumagsak sa biglang pagkuha ni Mikiyo sa pasa. Kapasabi tuloy ang mga manonood. Hindi na babantayan ng maayos si Mikiyo doon sa ilalim ng basket. Sige, Mikiyo, kaya mo yan. Umaasa kami sa'yo, sambit ng buong team ng Sano at mga fans nito. Itinira nga ni Mikiyo ang bola. Napatingin na lang si Sakuragi. Mukawa, habulin mo yung tira, sigaw na malakas ni Akagi. Biglang nang gigil si Sakuragi at pinuwersa niyang talunin ang tira ni Mikiyo. Sabay sigaw nito, ako ang henyong si Sakuragi. At yun, naabutan niya ang tira ni Mikiyo. Sabay supalpal dito. Nagulat na lang si Masashi, Coach Domoto, at maging ang mga kaibigan ni Sakuragi sa ginawa nito. At nakuha ni Miyagi ang bola. Dali, Bukawa! Takbo! Sambit ni Miyagi. Dahil sa ginawang pagpwersa ni Sakuragi sa sarili niya, tuluyan siyang dumapa sa sahig. Pero si Bukawa at Miyagi, diretso sa pagtakbo. Yun nga lang, bago pa makalapit si Miyagi sa ring, hinarangan na siya ni Fukatsu at Masashi. Magaling Fukatsu at Masashi. Kayong dalawa lang ang makakapigil sa kanila. Bulong ni Coach Domoto sa sarili nito. Buti na lang mabilis ang mata ni Miyagi. Nakita niya na sumusunod din sa kanya si Mitsui. Kaya ipinasa niya ito kay Mitsui. Nagulat si Sawakita dahil di niya napansin si Mitsui. Nasa lungan ni Mitsui ang pasa ni Miyagi. Sinubukan siya habulin ni Minoru. Pero di niya ito inabot at narilis ni Mitsui na maganda ang bola. At bumangga sa kanya si Minoru. Bagsak si Mitsui sa sahig at pasok ang 3 points nito. Napatayo tuloy si Coach Domoto at ang bench ng Sano sa ginawa ni Mitsui. Pasok yun, 3 points, sambit ng referee. At may kasama pang foul, pushing white number 6, one throw red number 14. Ang score ay 74-76, 49 seconds na lang ang natitira at lamang ang Sano ng dalawa. Magaling Mitsui, sigaw ni Kogure. Biglang hawak ni Mitsui sa tuhod niya. Mukhang tinamaan nito ni Minoru. Ang isang player naman ng Shōhoku, naiyak na lang sa tuwa. Sabay sabi nito, hindi ako makapaniwala. Salamat Lord. Ang buong bench ng Shōhoku nagtatalon sa saya nung pumasok ang tira ni Mitsui. Hoy, 3 puntos yun, di ba? Sambit ni Ota. Sabay sakal kay Takamiya. Dagdag pa nito, kasama sa bilang yun, di ba? Oo, sagot ni Haruko. At madadagdagan pa ang points natin dahil sa free throw. Kaya naman meron tayong 4 points. Gahanga-hanga, saan ba sila kumukuha ng lakas kung ganyan ang kalaban nila? Nakakabilib ka talaga, Michi Boy. Ikaw din, Sakuragi, sambit ni Ota habang umiiyak. Hindi ko na mapigilan ang pagluha ko. Hindi ko na maintindihan ang mga nangyayari, wika ng isang press. Biglang tingin ni Mitsui kay Sakuragi, sabay porma ng braso nito. Iniangat din Sakuragi ang braso nito, sabay ngiti kay Mitsui. Ang galing mo, Sakuragi, sambit ni Akagi.
sabay hawak nito sa ulo ni Sakuragi. Hati na naman ang sigawan ng mga manunod sa magkabilang team. Biglang may napansin si Miss Ayo. Lalo yata dumami ang sumusuporta sa Shōhoku kaysa sa Sano. Oo, tama ka Miss Ayo, sagot ng katabi niyang press. Nagdag pa ni Miss Ayo, kung ganito pala, gusto ko pa makita ang susunod na mangyayari. Mukhang magbabago na ang kasaysayan. Kalimutan mo na lang yun, yo, sambit ni Fukatsu kay Minoru. Pinalapit ni Fukatsu ang teammate niya sa kanya. Pumunta kami dito, dala ang aming determinasyon na manalo. Dagdag pa ni Coach Dumoto, sino kaya sa inyo ang naniniwala pa rin? Hanggang kailan kayo magtitiwala sa inyong mga sarili? At magpapatuloy lang sa paglalaro? Gaano kalawak ang inyong mga isip para mapaiko ang takbo ng laro laban sa Shōhoku? Ayos! Sigaw na malakas ng team ng Sano. Hawak na nga ni Mitsui ang bola. Ang buong bench naman ng Shōhoku nakatingin lang kay Mitsui. Pinorma na nga ni Mitsui ang bola at sinipap ang ring. Sabay bitaw nito sa bola. At yun, pumasok ito. Ang galing ko! Sambit ni Mitsui sa sarili nito. Sabay tawa. Dahil sa tres at free throw ni Mitsui, bumaba na sa isa ang lamang ng Sano. Isang puntos na lang ang lamang nila, team, sigaw ni Miyagi. Si Ota naman, nagka-countdown na lang sa oras. Ano na ang gagawin nila? Tumahimik ka nga dyan, Ota, inis na sabi ni Takamiya. Depensa lang, hindi na sila dapat maka-score pa, sigaw ni Haruko. Kahit mamatay kayo, huwag nyo silang pa-scorein, sigaw ng Kainan na talaga naman nakasuporta sa team ng Shōhoku. Lahat nakaabang sa susunod na maaaring mangyari. Pakiusap, gawin nyo ang makakaya nyo team, bulong ni Kogure sa sarili nito. Dagdag pa ni Kogure, Sakuragi, kayang-kaya mo yan. Miyagi, Rukawa, may tiwala ako sa inyo. Galingan mo, Mitsui. Ibigay mo na ang lahat ng makakaya mo, Akagi. Pinigilan nga ni Akagi ang gagawin sana ng slam dunk ni Mikiyo. Nagawa niya ito supalpalin. Ang galing mo, Akagi, sigaw ni Uzumi habang nakangiti. Napigilan niya si Masashi. Wika naman ni Maki at Kyota. Nakuha nga ang bola ni Sakuragi at dalian naman siyang dinepensahan ni Fukatsu at Masashi. Di na alam ni Sakuragi ang gagawin hanggang sa di niya napansin si Sawakita sa likod niya. At yun, nasundot ang bola. Nakuha ito ni Sawakita. Napatingin na lang si Rukawa, pati ang bench ng Shōhoku, napatayo na lang. Kainis, sambit ni Rukawa. Mag-i-slamdunk na sana si Sawakita nang bigla siyang habulin ni Sakuragi at sinupalpal niya ito mula sa likuran. Sabay sabi ni Sakuragi, natulala na lang si Rukawa sa ginagawang dedikasyon ni Sakuragi. At yun nga, hindi nagtagumpay si Sawakita sa slamdunk nito. Nagulat ang lahat kay Sakuragi. Kinuha nga ni Rukawa ang bola mula sa pagkakabutata nito at mabilisan niya itong ibinababa. Pigilan niyo siya bago pa siya makapuntos, sigaw ni Coach Dumoto. Pero si Rukawa, dire-diretso lang sa pagtakbo. Sinubukan siya pigilan ni Masashi, pero nilusutan lang ito ni Rukawa. Kaya sinundan na lang siya ng tingin ni Masashi. Tumalo na si Rukawa para mag-slam dunk. Sinabayan naman siya ni Fukatsu sa ere. Nang biglang nagulat si Rukawa dahil may biglang sumulpot na kamay sa likod niya. Kinabol pala siya sa ere ni Masashi. At yun, nasupalpal siya ni Masashi. Di makapaniwala ang team ng Shōhoku sa bilis ni Masashi. Sabay sigaw nito. Tapos na kayo. Kami naman. Biglang dinayag ni Sakuragi ang bola. Sabay pasa nito kay Rukawa. Nagulat si Miyagi, Mitsui at Akagi sa ginagawang sakripisyo ni Sakuragi sa laro. Muli na naman tumama ang likod ni Sakuragi sa table ng committee. At nakuha naman ni Rukawa ang pasa ni Sakuragi. Pinwersa na nga ni Rukawa sa ilalim si Fukatsu. Sabay jump shot nito. At yun, pasok ang bola. Napatingin na lang si Sakuragi kay Rukawa. Ang dae, di makapaniwala sa dedikasyon ni Sakuragi. Ganon din ang press at manunood. Pati ang aywa, hanga ni Sakuragi. Nagtayuan na nga ang ibang manunood sa ganda ng pinakitang determinasyon sa laban ng Shōhoku. Ang score ay 77-76.
24 seconds na lang ang natitira. At lamang na nga ang Shōhoku. Si Rukawa at Sakuragi, binuhos na ang lakas para sa titirang laban. Ayos, sambit ni Akagi. Ganon din si Miyagi at Mitsui. Si Sawakita, Masashi at Fukatsu, medyo kinabahan sa pagkakashoot ni Rukawa dahil nalamangan na sila ng Shōhoku. Tumatakbo na nga ulit ang oras. Si Coach Domoto naman biglang pinagpawisan. Hawak na nga ni Fukatsu ang bola at binababa niya ito. Sinusubukan siya harangin ni Miyagi. Lahat ng manonood nakapokus sa maaaring mangyari sa loob ng 19 seconds. Tumatakbo na nga si Sakuragi at nakasunod sa likod niya si Mikiyo. Pero dahil may iniinda si Sakuragi na injury, naunahan siya sa takbo ni Mikiyo. Biglang tawag ni Coach Anzai kay Kogure para ipalit kay Sakuragi. Ang coach ng Shōhoku na si Anzai ay gusto humingi ng substitution. Ang coach naman ng Sano na si Domoto ay gustong bawiin ang naging desisyon kanina at humingi ito ng timeout. Pero bigla ito napaisip, sabay bulong sa sarili. Malapit ng lampasan ng number 10 ang kanyang limitasyon. Ibig sabihin, 5-4 ang sitwasyon namin ngayon. Kapag humingi ako ng timeout, mabibigyan sila ng pagkakataon para sa isang substitution. Mas mabuti kung hahayaan ko na lang muna ang ganito. Ang coach ng dalawang team ay nakapokus ang mga mata sa laban. Hawak nga ni Fukatsu ang bola at dinidribble niya ito, sabay senyas ng kamao nito. Ikaw na ang bahala sa laban, Fukatsu, sambit ni Coach Domoto. Si Masashi at Sawakita alam na agad ang gagawin dahil sa binigay na senyas ni Fukatsu. Pick and roll play nga ang ginawa ng Sano para makakuha ng bola si Sawakita. At nakawala nga si Sawakita, sabay pasa ni Fukatsu dito. Nakuha naman ni Sawakita ang bola. Sabay atake nito sa loob. Naiwan niya nga si Rukawa. Biglang hinto nito sa perimeter. Sabay angat nito sa ere. Kinabahan tuloy ang bench ng Shōhoku. Napalunok na lang si Coach Domoto na parang nag-aalala sa pwedeng mangyari. Sinabayan nga ni Rukawa at Akagi si Sawakita sa ere. Ngunit nagawang iiwas ni Sawakita ang tira nito. At na-release niya ito ng maganda. At yun, pasok ang tira ni Sawakita. Gulat na gulat si Akagi at Rukawa. Pati rin ang bench ng Shōhoku. Ayos! Sigaw ni Sawakita. Pati mga fans ng Sano, masayang masaya. Biglang takbo naman ni Sakuragi para sa fast break. Nagulat tuloy si Sawakita, Fukatsu at Masashi. Kaya hinabol nila ito. Ibabalibag na sana ni Akagi ang bola. Pero bigla siyang naharangan ni Mikiyo. Kinabahan na si Haruko at mga kaibigan ni Sakuragi. Ang Sano naman, kumpiyansa na na mananalo sila. Biglang sigaw ni Rukawa, "Akin na ang bola!" Napatingin na lang si Miyagi at Mitsui kay Rukawa. Sabay pasa ni Akagi kay Rukawa ang bola. Nakuha nito ang pasa, sabay takbo ng mabilis. Susubukan siya harangin ni Sawakita, pero biglang talin ng tingin ni Rukawa. Kaya medyo kinabahan si Sawakita. Si Sakuragi naman, nakatayo lang sa perimeter siya. Nag-jump shot nga na nga si Rukawa, pero sinabayan siya ng dalawa. At nagawa ito payungan. Kaya nahirapan siya itira ang bola. At 2 seconds na lang ang natitira. Natulala na lang ang lahat sa mangyayari. Si Sakuragi naman, nakatayo pa rin at nag-aantay ng pasa. Sabay bulong nito. Ang kaliwang kamay ay para sa paghawak ng bola. Nakita ni Rukawa si Sakuragi at mabilis niya ipinasa dito ang bola. Nakuha naman ito ni Sakuragi. Si Sawakita at Masashi, di nila inaasahan ang pagpasa ni Rukawa kay Sakuragi. Sabay jump shot ni Sakuragi. Sakto ang release niya ng bola bago maubos ang oras. At pumasok ang tira ni Sakuragi. Basket counted at panalo ang Shōhoku. Ang score ay 79-78. Di makapaniwala si Sawakita at Masashi. Ganon din si Rukawa. Si Sakuragi naman tiningnan si Rukawa. Sabay lapit nito at dinaanan niya lang si Sawakita at Masashi. Sandaling nagkatitigan ang dalawa. Sabay nag-appear ito. Nagulat ang lahat sa ginawa ng dalawa. Pero bigla na lang ulit ito hindi nagpansinan. Napatakbo na lang si Mitsui, Akagi at Miyagi sa dalawa. Ganon din ang buong bench ng Shōhoku. Si Haruko naman, naiyak na lang sa saya. Ganon din si Coach Anzai. Nagbunyi sa saya ang team ng Shōhoku sa gitna ng court. Di makapaniwala ang Sano na pinalo sila ng Shōhoku.
Si Mikiyo naman, naiyak na lang. Malungkot na nilisan ng Sano ang court, sabay sabi ni Coach Dumoto. Ayos lang yan. Dagdag pa ni Coach Dumoto, hindi ka pwedeng manalo hanggat hindi mo natututunan kung paano matalo magmula ngayon. Kailangan pa natin maging mas malakas. Oh, ayos kayo ah. Magiging cover ito sa magazine. Gandahan nyo ang mga mukha ninyo ah. Sambit ng kasamahan ni Ayo habang kinukuna ng pic ang Shōhoku. Biglang nagsalita si Miss Ayo. Hindi mo pa nga alam kung aling magazine, di ba? Ano ka ba? Inis na sabi ni Ayo. Dagdag pa ng kasama ni Ayo. Okay lang yan. Susubukan ko sila hikayatin para dito. Hindi lang basta-basta ang team na to. Dahil tinalo nila ang Sano. Kayang-kaya magpabago. Kayang-kaya ko mapabago ang isip nila. Dahil napanood ko ang laban na ito. Kailangan ko sila makunan ng litrato para may ebidensya ako, di ba? Ano ba iniisip mo? Sambit ni Ayo. Dalian nyo naman. Inis na sabi ni Sakuragi. Ah, pasensya na. Handa na kayo. Pero para nakakatakot naman mukha niyo. Bigyan nyo kami ng magandang ngiti. Subalit, sa bandang huli, hindi namin nagamit ang litratong ito para maging isang cover. Dahil ang matinding laban sa pagitan ng Shōhoku at Sano ay nakaapekto sa huling laban ng Shōhoku. Dahil sa pagod nila laban sa Sano. Kaya tinalo ng Aiwa Gakuen ang Shōhoku sa third round. At dito na nagtatapos ka-anime ang labanan ng Sano at Shōhoku. Muli, maraming salamat sa mga sumuporta at sumubaybay.